Sa isang restaurant, laman ng usapan ng dalawang lalaki si Bosh the Stampede na wanted at may patong sa ulo na nagkakahalaga ng 60 bilyong dobleng dolyar. Nang makita umano iyon sa bayan ng Duncan, yumaman ang gumagawa ng kabaong dahil sa dami ng namatay. Dagdag pa ng isang lalaki na pinapatay ni Bosh kahit mga babae at mga bata, at pinipili nito ang anumang bayan na gusto nito kaya binansagan itong humanoid typhoon. Nang lumabas ang lalaking nagtatrabaho sa bar ay laking gulat nito at biglang nagtatakbo kaya napatingin ang dalawang lalaking magkausap at bumunot ng baril. Biglang nahati at nilipad ang itaas na bahagi ng bar at nang makita ng dalawa ang mga nakatutok na baril ay kumaripes na ang mga ito ng takbo. Pinaulanan ng bala ang bar hanggang sa masira ito at nang tuluyang maubos ay doon nila nakita si Bosh. Bumunot ito ng baril at ipinutok sa grupo. Sa bayan ng Duncan, nagmistulang dinaanan ng bagyo ang kalahati ng bayan kaya hindi na umano magtataka ang mga tao kung bakit typhoon ang bansag kay Bosh. Dahil sa nangyari ay nag-hire pa ang bayan ng Duncan ng tao na maghahanap dito. Sa isang bar sa Felnar, dalawang babae ang dumating at umorder ng banana sundae at solanti bagay na ikinagulat ng mga naroon at sinabing hindi pagsisilbihan ang dalawa hanggat hindi gatas ang order ng mga ito. Inisor pa ng ibang mga naroon ang dalawang babae hanggang sa ihulog nito ang kanyang malaking armas at nagkunwaring hindi sinasadya. Dahil doon ay nilayuan sila ng mga lalaki at saka sinabi ng isang babae sa crew na nalaman nilang nasa Felnar si Bosh. Nagtaka ang lalaki at inisip na ang malaking pabuya ang habol ng dalawa pero itinanggi iyon ng mga ito at sinabing naroon sila para sa negosyo. Tumalikod ang lalaki at sinabing hindi niya nakita si Bosh at tanging ang balitang umalis na iyon sa bayan bago magmadaling araw ang nalalaman niya. Inalam ng babae kung ano ang itsura ni Bosh kaya sinabi ng lalaki ang kanyang nalalaman. Ngunit katangian ng malaking tao na si Descartes na umatake kanina kay Bosh ang inilarawan nito. Hinahanap din ng mga ito si Bosh nang biglang matakid ang isang lalaki sa pag-angat ni Bosh mula sa ilalim ng lupa. Sisigaw na sana ang matanda pero napigilan ito ni Bosh at nang mawala ng malay ay kinuha ni Bosh ang mga bala nito dahil hindi siya nakalaban kanina dahil walang bala ang baril niya. Tumating ang kasamahan ng matanda at mabilis siyang inatake ng mga ito kaya gumapang siya palayo. Nang makapagtago ay nilito niya ang humahabol sa kanya kaya maling direksyon ang pinaulanan nito ng bala. Tinulungan niya pa ito at nabuo pa ang kanyang imahe at saka tinutukan ng baril. Tumating si Descartes at umatake pero ang kakampi nito ang tumalsik palayo. Iginapos ng grupo si Bosh at tuwang-tuwang sinabi na yayaman na sila. Biglang dumating ang dalawang babae na naghahanap din kay Bosh pero kay Descartes ang mga ito nanginginig na nagpakilala. Sinabi ni Meryl na mula sila sa Bernard Ellie Insurance Society at doon nito iniabot ang simpleng token nila. Iniisip ni Descartes na kasamahan ni Bosh sina Meryl at Millie pero itinanggi iyon ni Meryl at sinabing nandoon sila sa ngalan ng Bernard Ellie para kay Bosh. Ngunit hindi nito naintindihan ang sinabi ni Meryl dahil biglang nagpaputok ng baril si Ruthless. Natutuwa nitong sinabi na sa wakas ay nahanap niya na ang kanyang 60 bilyong dobleng dolyar na si Bosh the Stampede. Inakala rin ni Ruthless na si Descartes si Bosh kaya iyon ang tinutukan nito ng baril. Natawa na lang ang isang lalaki dahil ang boss niya ang napapagkamala ng mga ito. Ngunit nanindigan si na Meryl at si Ruthless na si Descartes nga si Bosh dahil tugma dito ang sinabi ng mga tao na katangian ni Bosh. Itinutok ni Ruthless ang kanyang baril kay Descartes dahil sa magiging kabayaran ng Fed sa pagkakahuli kay Bosh buhay man o patay. Na-realize ni Descartes na nag-iiba ng pangalan si Bosh kaya hinarap niya na lang si Ruthless hanggang sa hagisan sila nito ng bomba at nagpatuloy ang gulo sa pagitan ng mga ito. Agad na umalis si na Meryl at Millie at sumabay sa mga ito si Bosh. Habang seryosong nag-uusap ang dalawa ay sumingit sa usapan si Bosh dahil sarap na sarap ito sa pagkaing dala ni na Meryl. Doon nalaman ni Bosh ang pakay ng dalawa kung bakit ng mga ito hinahanap si Bosh the Stampede. Dahil sa dami ng sakunang kinasasangkutan ni Bosh, si na Meryl at Millie na parehong ahente ng insurance ay ipinadala upang hanapin ito at bantayan para wala ng pinsalang maganap dahil sa dulot nitong panganib sa insurance company. Nang makarating sa ibaba ng bundok, inabutan ni Meryl si Bosh ng pera, at bilang kapalit ay bibigyan nito ng babala ang bayan tungkol sa nangyayaring kaguluhan. Bumalik ang dalawa dahil trabaho o mano nilang bantayan ang inaakala nilang si Bosh. Nang makabalik ay tapos na ang kaguluhan kaya inisip nilang muling lapitan ang pinaniniwala ang Bosh the Stampede sa pamamagitan ng pagbibigay ng donut. Pero bago pa nila iyon magawa ay ibinaba na sila ni Descartes gamit ang boomerang upang hanapin sa kanila ang lalaking kasama o mano nila sa pagtakas. Nang malamang nakababa na si Bosh ay humarap si Descartes kay Ruthless bagay na ikinagulat ni na Meryl dahil magkalaban lang ang mga ito kanina. Napagkasunduan pala ng mga ito na paghatian ang pabuyang nakapatong sa ulo ni Bosh.
Maya-maya pa ay iginapos ng mga ito sina Meryl at Millie upang patayin, pero tinanong muna sila ni Descartes kung sa paanong paraan nila gustong mamatay. Nang biglang marinig ng mga ito ang boses ni Bush na nagsusumigaw, kaya agad itong pinaulanan ni Ruth loose ng bala. Nagawang putuli ni Bush ang tali ng dalawa at saka pinatakbo habang pinauulanan siya ng bala. Narinig ni Meryl na tinawag itong Bush ni Descartes habang naghahanap sila ng matataguan. Sa paghahabulan ng mga ito ay nakarating si Bush sa talampas ng daan, kaya na-corner siya ng grupo. Agad siyang inatake ni Descartes gamit ang boomerang, pero nakatalo ng mataas si Bush, bagay na ikinagulat nito. Nang hampasin ni Bush ang lumuwag na tornilyo ni Descartes ay napasigaw ito at tumumba, kaya natakot na ang mga kagrupo nito at nagtatakbo palayo. Samantala, kay Ruthless naman tumama ang boomerang ni Descartes, kaya halos magkabali-bali ito. Napanood ng dalawa ang nangyari at hindi makapaniwalang napabagsak yun ang dalawa. Inisip ni Millie na baka iyon si Bush the Stampede, ngunit hindi kumbinsido si Meryl. Sumabog na ang bombang dala ni Ruthless, kaya nagdulot iyon ng landslide sa lugar. Sa bayan ng Lewiston, ginawa ni Meryl ng report ang tungkol sa pagguho ng lupa. Naging laman iyon ang balita sa bayan at maging ang malaking pabuyang nakapatong sa ulo ng wanted na si Bush the Stampede. Sa isang bayan, inaasinta ng isang matanda ang tumatakbong lalaki, ngunit hindi niya iyong tinamaan, kaya sinabi nitong kailangang may gawin siya para matigil na iyon. Tinanghina na sa paglalakad sina Meryl at Millie dahil sa sobrang init sa lugar na mistula pang ghost town. Napahiling na lang si Millie na sana ay may makita silang balon, nang biglang mapalingon sila sa kaliwa at laking tuwa nila na may balon nga. Agad nila iyong nilapitan at hinaila pataas ang timba, ngunit mga bato lang ang laman nito. Lalo silang nanghina hanggang sa dumaan ang maglolo at narinig nila ang usapan ng mga ito na minamalas ang bayan, tapos natanggap pa si Bush the Stampede sa mansyon bilang bodyguard ni Mr. Scherzer, kaya katapusan na raw talaga ng mundo. Dahil doon ay muling nabuhayan ang dalawa dahil alam na nila kung saan makikita si Bush, at umasa pa si Millie na makakainom na sila ng tubig sa mansyon. Nang makarating sa mansyon ay kumatok si Meryl at nagpakilala, pero naisingit pa rin ni Millie ang paghingi ng tubig at binigyan naman sila. Nang makapagpasalamat ay doon nila namalayang si Bush ang nagbigay ng tubig sa kanila. Tinanong ni Meryl kung anong ginagawa nito doon, kaya sinabi nito na natanggap siya bilang bodyguard. Agad niyong kinuha ang dala nilang donut, pero pilit inalam ni Meryl ang totoong dahilan kung bakit naroon si Bush. Lumabas ang isang lalaki at tinanong kung mga kaibigan ni Bush ang dalawa. Sasabihin pa sana ni Meryl na hindi iyon si Bush, pero agad na nagsalita ang lalaki at pinapasok ang dalawa. Nagpakilala ito bilang si Cliff Scherzer na nagtitinda ng tubig sa bayan, ngunit kamakailan lang ay may nagtangka umanong pumatay sa kanya, kaya naghanap siya ng bodyguard. Ginawa niya pa talagang halimbawa si Bush the Stampede sa isinulat niyang tipo ng guard na hinahanap niya, kaya hindi niya akalaing magkakatotoong si Bush nga ang magiging bodyguard niya. Dahil doon ay nagpakitang gilas pa si Bush, ngunit hindi pa rin talaga kumbinsido si Meryl. Sinabi ni Mr. Cliff na kailangan niya talaga ng magaling na bodyguard, at doon nito ipinakilala si Marian Aura Kaizen na apo ng director ng Stantall Federal Bureau at bisita sa bahay niya. Dagdag pa nito na hindi na siya maghahanap ng bodyguard kung siya lang mismo ang mapapahamak. Huling nagpa-presko si Bush dahil sa magandang babaeng kaharap nito. Kinausap ni Meryl si Mr. Cliff ng mag-isa at tinanong kung mukha ba talagang si Bush the Stampede ang kinuha nitong bodyguard. Gayunpaman ay naririnig din ng tatlo ang mga pangungutya ni Meryl tungkol sa itsura ng hindi nito mapaniwala ang si Bush. Sinabi ni Meryl na nililinlang lang ng lalaking iyon ang matanda, pero inamin ng matanda na siya ang nanlilinlang dahil ang kumakalat na chismis ay si Bush the Stampede ang bodyguard niya, kaya ang mga manloloob na sumusunod sa kanya ay magpapanik ng sobra. Nang mag-apply pala si Bush kay Mr. Cliff ay agad itong tinanggap at tinawag agad na Bush the Stampede kahit hindi pa naman talaga sila magkakilala. Nadismaya si Meryl nang malaman iyon sa matanda, pero nang sabihin nito ang katangian ng lalaking nang aambang dito ay hiniling nito na gawin din silang bodyguard ni Mr. Cliff. Pumayag ang matanda, ngunit tila nag-iba ang itsura ni Marian. Nang pabalik na si Bush sa kanyang silid, narinig niya ang tumutulong tubig mula sa silid ni Marian, kaya naisip nitong silipin iyon, ngunit sa halip ay si Millie ang nakita niya doon. Nang tanungin siya nito kung ano ang ginagawa niya doon ay nagkunwari na lang si Bush na nagpapatrolya sa bubong. Dahil masyadong inosente si Millie ay napapaniwala ito ni Bush at inalok pa iyon na kumain na ng hapunan. Samantala, habang dala ang niluto ay napansin ni Meryl si Marian na pumasok sa silid aklata ni Mr. Cliff. Habang nasa hapagkainan, napansin ni Bush ang marangyang itsura ng mansyon, kaya naitanong nito kung ganun ba kalakas kumita ang tubigan ng matanda. Doon nagkwento si Mr. Cliff tungkol sa biniling supply ng tubig ng kanyang ama na isang plant engineer.
Iyon din umano ang dahilan kung bakit may mga nagtatangkang manloob sa mansyon dahil inaakala ng mga iyon na sinasarili niya ang tubig. Pero sinabi umano niya na hindi magkakaroon ng limitasyon sa tubig kung pamamahalaan iyon ng tama. Hindi napigilan ni Marian ang sarili at sinabing hindi pa rin mababago ni Mr. Cliff ang katotohanan ng pinagkakakitaan nito ang likas na yaman. Dahil nabigla sa sinabi ay humingi ito ng tawad pero sinabi ni Mr. na tama rin naman ang sinabi ni Marian pero hindi niya maaaring ipakuha ang tubig sa mga walang pag-iisip na tao. Biglang tumayo si Marian at sinabing sumama ang pakiramdam niya. Nang makaalis si Marian ay nagpaalam na rin si Vash at sinabing mag-iikot pa siya bilang bodyguard, ngunit sinabi ni Mr. Cliff na tinuruan niya si Marian na isarado lagi ang kortina kaya nagulat si Vash at nagkunwaring hindi naiintindihan ang sinabi ng matanda. Samantala, pagod na pagod si Millie sa pinasok nilang trabaho pero sinabi ni Meryl na nagsisimula pa lang sila at hindi nila alam kung kailan iyon magpapakita kaya hindi sila matutulog magdamag. Sa silid ni Marian, biglang kumatok si Vash kaya agad nitong isinara ang kaha na may lamang baril at nagkunwaring nakasilip lang sa bintana. Dahil doon ay sabay nilang tiningnan ang kalangitan at nagkaroon ng matamis na usapan hanggang sa hawakan siya ni Vash. Nailang si Marian kaya nagkunwari ito na may nakitang tao sa labas kaya agad na lumabas si Vash para suriin, ngunit sina Meryl at Millie lang pala ang mga iyon. Isinigaw ni Vash kay Marian na huwag nang mag-alala dahil nahuli na umano niya ang salarin bagay na ikinainis ni Meryl. Ngunit napansin nito na may kakaiba kaya agad silang tumaas sa silid at na lamang nawawala sina Marian at Mr. Cliff. Iniisip ni Vash na dinukot ang dalawa pero para kay Meryl ay imposible iyon dahil nasa labas lang sila kanina. Tumating si Millie dala ang damit ni Marian na may bahid ng dugo. Pinagdugtong-dugtong ni Meryl ang mga kain na hinalang kilos ni Marian na siyang pinagsususpetsahan nito, ngunit pinabulaanan iyon ni Vash at sinabing hindi ganong klase ng babae si Marian. Sumingit sa usapan si Millie at sinabing baka kinuha ng multo ang mga iyon dahil sa sinabi noon ni Vash na may multo sa bubong. Napaatras si Vash at doon ay ikinwento ni Millie ang nangyari bagay na ikinagalit ni Meryl. Sa pag-atres ni Vash ay natumba ito at napahawak sa tali na nakalawit sa may upuan, at doon nagbukas ang pinto ng isang lagusan. Sa lagusang iyon naroon sina Marian at Mr. Cliff kung saan nakaimbak ang mga tubig ng matanda. Nalaman ni Mr. Cliff na miyembro ng Marshall si Marian, at ipinaglalaban nito na mabigyan ng tubig ang natutuyong bayan at ang mga kawawang mamamayan. Itinutok ni Marian ang baril kay Mr. Cliff ngunit inunahan na siya nito at sinampal ng malakas, at sinabing wala na naman umano ang mga tao kaya walang magiging saksi. Tinutukan siya ng baril ng matanda ngunit biglang dumating ang sumisigaw na si Vash dahil nadala ito ng agos ng tubig. Agad na sinabi ni Marian kay Vash na tumakbo na ngunit hinarap nito ang matanda. Itinutok ni Mr. Cliff ang baril at kinalabit ang gatilyo pero mabilis na nakaiwas si Vash bagay na ikinagulat ng mga ito. Patuloy na iniwasan ni Vash ang mga tama ng bala hanggang sa malapitan niya ang matanda at inagaw ang baril nito. Pero bigla nitong hinawi ang suot na coat at doon tumambad ang apat na baril na sabay-sabay sa pagputok. Naiwasan muli ni Vash ang mga bala hanggang sa naubos na iyon pero tinamaan ang isang makina kaya nagpanik ang mga ito at nagsanhi iyon ng malakas na pagsabog. Umawas ang tubig mula sa pinag-iimbakan ni Mr. Cliff at napuno ng tubig ang lugar. Natutuwa si Marian dahil magbabalik na muli ang tubig sa bayan pati na rin ang mga taong umalis doon. Nagpasalamat si Marian kay Vash dahil mukhang sinadya rin nito ang pag-iwas sa mga bala na tumama sa makina. Napangiti at napakamot na lang sa ulo si Vash. Pinasalamatan din ni Marian sina Meryl at Millie habang paalis na si Vash dahil tapos na umano ang trabaho niya doon. Hindi na nila nakilala ng lubos si Vash pero para kay Marian ay iyon ang tipo na gugustuhin ng mga babae bagay na hindi sinang-ayunan ni Meryl. Habang palayo ay nanghihinayang si Vash dahil cute umano si Marian pero hindi naman sila pwede dahil ayaw niyang maaresto sapagkat sigurado siyang sa kanya isisisi ang nangyari sa bayan na iyon. Sa isang bar, pumasok ang isang lasing na lalaki at lumapit sa magkaibigang nag-iinuman din. Sinabi nito na wala na siyang pera kaya ibili siya ng mga ito ng kahit na anong alak ngunit itinulak siya ng lalaki palabas at tinakot at saka pinagtawanan. Sa lungsod ng Warren na padpad sina Meryl at Millie at habang kumakain ay pinag-uusapan nila si Vash the Stampede nang bigla yung dumaan kaya tinawag ito ni Millie. Pinati lang sila nito at umalis na rin. Sinabi ni Millie na parang iyon nga talaga si Vash dahil tumingin iyon ng tawagin niya sa pangalan pero para kay Meryl, iyon ay dahil nagpanggap ito na si Vash the Stampede. Napahinto si Vash dahil sa pagbahing nito nang bigla siyang masagi ng lasing na lalaki at siya pa ang nais nito na humingi ng tawad.
Natawa na lang si Bash at nang akmang paalis na ay pinigilan siya ng lasing at sinisi sa pagsakit umano ng balikat nito at saka sinabing ibili na lang siya ng alak kesa ipagamot ang sumakit na balikat. Tumanggi si Bash pero hindi siya tinigilan ng lalaki hanggang sa pagtinginan na sila ng mga tao. Nadaanan iyon ni Meryl at Millie pero hindi yun pinansin ng dalawa kahit humihingi na ng tulong si Bash. Maya-maya pa ay wala nang nagawa si Bash at sumama na sa lasing. Ipinakilala pa siya nito sa tindera bilang anak ng milyonaryo kaya agad niyang binawi ang sinabi ng lasing. Bago ibigay ang alak ay sinabi ng tindera na ayaw niya ng kahit na anong gulo kaya kinuha muna nito ang baril ni Bash. Inalis muna ni Bash ang mga bala bago ibigay at napansin ng tindera na kakaiba ang baril na iyon. Nagsimulang mag-inom ang lalaki at dahil si Bash ang magbabayad ay humingi ito ng pabor sa lalaki. Una ay tinanong muna nito kung kilala ng lalaki si Frank Marlin pero ang tindera ang sumagot at sinabing sikat iyon dahil bayani iyon ng bayan na iyon. Matagal na panahon na ang nakalipas ng salakay ng mga bandido ang bayan. Nagbahay-bahay noon si Marlin at ipinamigay ang sariling gawa nitong baril. Tinanong ng babae kung anong kailangan ni Bash kay Marlin kaya sinabi nito na ipapaayos niya ang luma niyang baril. Ngunit sinabi ng tindera na isasangla lang yun ni Marlin para sa alak nang biglang ibato ng lalaki ang baso at nagsalita ng kung ano-ano. Samantala, gulat na gulat si Meryl nang malaman na walang sheriff sa bayan na iyon. Sinabi ng lalaki na sa liit ng bayan na iyon ay wala namang ganong kalaki ang mangyayari doon at tanging mga lasinggero lang ang problema nila sa bayan. Ibinulong ni Meryl sa lalaki ang tungkol sa maalamat na tulisan ngunit tinawanan lang siya nito. Sa di kalayuan, isang grupo ang nagpaplanong tambangan ang armored car ng bangko sa bayang iyon at alam din ng mga ito na walang tagapagpatupad ng batas doon kaya tuwang-tuwa ang mga ito. Balita pa ng isang lalaki na nagpakita si Bash the Stampede sa bayan na iyon pero tumawa lang ang pinuno ng mga ito at sinabing kukuhanin nila si Bash the Stampede para atakihin ang armored car. Kinagabihan, itinulak na palabas ng tindera si Bash at inihagis na lang pabalik ang baril nito. Paalis na sana ang dalawa nang bigla silang makita ng nagpapatrolyang sina Meryl at Millie. Nang tanungin ni Bash kung anong ginagawa ng dalawa ay sinabi ni Millie na nagbabaka sakali sila na dadaan sa bayang iyon si Bash the Stampede kaya nag-iikot sila. Tumawa lang ang dalawang lasing at nagpatuloy na sa paglalakad. Nang makauwi ay umiinom pa rin ang lalaki habang nagkukwento kay Bash tungkol sa pagtulong niya sa mga mahihina at nangangailangang tao. Pero ngayon ay yung mga hindi na nangangailangan ang tinutulungan niya dahil pag tinutulungan niya ang isang tao, yung isa naman ang magdudusa, kaya nagdesisyon siyang wala na lang gawin at uminom na lang ng uminom. Nakatulog na ang lalaki at kinumutan ito ni Bash. Naalala ni Bash ang sinabi ng isang lalaki tungkol kay Marlin, hindi na umano iyon ang Marlin 10 taon na ang nakalipas. Dati ay isa iyong henyong panday pero nagbago iyon matapos mapatay ang asawa at anak nito. Nasa bangko sila noong may pumasok na magnanakaw, ngunit para kay Marlin, ang totoong trahedya ay ang ginawa niyang baril ang pumatay sa mag-ina niya, na siya mismo ang nagbigay ng mga baril sa mga iyon. Habang hawak ang manika ay napatingin na lang si Bash sa lalaki nang bigla itong masuka. Kinabukasan, nang nagising na ang lalaki nang biglang may marinig itong sigaw sa labas na inaatake umano ni Bash the Stampede ang armored car. Nagtago ang mga tao sa takot na paputukin nang ipinakilalang Bash the Stampede ang dala nitong armas. Dumating sina Meryl at Millie sa likod ng nagkukunwaring Bash the Stampede at nagpakilala ng kanilang sarili. Dala ang mga pera ay aalukan sana nila ito ng negosasyon ngunit sinigawan lang sila nito kaya napatakbo sila sa takot. Sinabi ni Meryl na donut na lang sana ang dinala niya dahil mahilig si Bash the Stampede sa donut. Habang nagtatago sa isang basurahan ay nag-iisip si Bash ng paraan para pigilan ang grupo, ngunit sinabi ng lalaki na manahimik na lang at hayaang makuha ng mga iyon ang pera para wala nang mapahamak. Ngunit itinuro ni Bash ang batang babae na pinangakwan umano ng nanay nito na ibibili ng laruan gamit ang pera nito na nasa bangko. Sinabi ng lalaki na huwag na lang pakialaman ang pera ng iba pero para kay Bash ay hindi patas ang sitwasyon na iyon. Naglakad ito palapit sa grupo ngunit huminto siya nang paputukan siya ng mga ito malapit sa paa. Gamit ang patalim sa sapatos ay binutes ni Bash ang gulong ng sasakyan ng mga ito bagay na ikinagalit ng grupo kaya agad siyang pinaulanan ng mga ito ng bala. Tinutukan si Bash ng kagrupo ng mga ito pero wala iyong nagawa sa kanya. Tinakot pa siya ng grupo na mananagot siya kay Bash the Stampede pero nagbiro pa si Bash at sinabing mas gwapo sa lalaking yun si Bash the Stampede. Saglit na natigilan ang mga ito nang biglang itutok ng tindera ang baril niya sa grupo. Sinabi nito na ang baril na iyon ay ginawa pa ni Marlin at huwag umano siyang maliitin dahil babae siya. Ngunit ininsulto ng nagpakilalang Bash the Stampede ang baril na iyon kaya nainas ang lalaking lasing at napatanong kung bakit nakatayo lang siya doon.
Isa-isang lumapit ang mga tagabayan, dala ang mga baril nila. Dahil doon ay ikinasa ng lalaki ang kanyang armas at sinabing walang magagawa doon ang mga tao, nang bigla siyang tutukan ng baril sa ulo kaya napatakbo na lang ang grupo sa takot. Daliri lang pala ang itinutok ng lalaki tulad ng kay Bash kaya natawa na lang ang mga ito. Kinagabihan ay nagdiwang ang mga ito dahil sa pagkakaligtas ng bayan. Masaya si Namili dahil walang napinsala sa bayan na iyon, gayunpaman, peke na naman ang Bash the Stampede na lumitaw sa bayan pero sinabi ni Mili na may tumutugma pa rin sa pagkakalarawan. Nang palabas sana si Bash ay biniro ito ni Marlon at doon ito ibinigay ang kanyang baril na bagong gawa na. Nagpasalamat si Bash pero tinanong siya ni Marlon kung bakit niya kailangan ng baril. Matuwid na sumagot si Bash at sinabing para yun sa kapayapaan ng mundo. Natawa si Marlon at sinabing aayusin niya ulit iyon kung sakaling masira muli. Dagdag pa nito na titigil na siya sa pag-iinom dahil may nakita na itong ibang pagkakaabalahan. Maya-maya pa ay itinanong ni Marlon kung anong pangalan ni Bash pero bigla itong nasuka at hindi na nasagot ang tanong ng lalaki. Kinabukasan ay muling naglakbay ang tatlo at nagkataong iisang direksyon ang pupuntahan ng mga ito. Sa isang lugar na kasalukuyang hinahagupit ng sandstorm ay sunod na pumunta si Bash. Dahil doon ay ibinalita sa radyo sa isang restaurant kung saan naroon sina Meryl at Millie na kanselado ang lahat ng transportasyon. Isang babae ang napasigaw sa kabilang lamesa dahil sa pagkapanalo sa laro at dahil natalo ay umalis na ang kalaro nito. Napatingin ang dalawa sa babae kaya niyaya sila nito na maglaro, ngunit tinanggihan iyon ni Meryl at sinabing hindi sila marunong ng kahit na anong laro. Nakiusap pa ang babae nang biglang sabihin ng isang lalaki na nais nitong makipaglaro, ngunit buhay umano ng babae ang magiging kapalit. Nang dahil sa laro ay naging hostage ang apat kabilang ang babaeng mahilig sa baraha. Ayon sa imbestigasyon ay humihingi ang mga sospek ng 10 milyong dobleng dolyar at isang kolese bilang kapalit ng paglaya ng anak ni Mr. Bostock at tatlo pa. Galit na sinabi ni Bostock na kung makakarating ang balitang iyon, darating ang mga hooligans at gagamitin ng mga yun ang anak niya bilang isang laruan at iiwan hanggang mamatay sa disyerto. Agad nitong inutusan si Stan na iligtas ang kanyang anak at wala umano itong pakialam kahit ilan pa ang mamatay, ngunit tinutukan ito ni Stan ng baril at sinabing huwag siyang utusan dahil hindi na sila tulad ng dati. Biglang dumaan si Bash na walang alam sa nangyayari at pasayaw-sayaw pa sa tugtog ng kanyang headset. Hindi na napansin ni Bash ang babala ng mga sheriff kaya inisip ng mga ito na mabubulabog ang mga kriminal sa loob ng restaurant. Nagsimula nang magpaputok ang mga kriminal ngunit hindi pa rin iyon napapansin ni Bash hanggang sa buksan na nito ang pinto kaya agad siyang tinutukan ng mga kriminal. Binitbit siya ng isang lalaki at iginapos kaya nagsumigaw ito na tulungan siya. Nakuha ng mga kriminal ang baril ni Bash at sinuri pero dahil nagmakaawa si Bash na ibalik yun sa kanya ay sinipa siya ng lalaki kaya tumalsik siya papunta sa pwesto ni na Meryl at Millie. Kinumusta naman siya ng anak ni Mr. Bostock kaya nang makita iyon ni Bash ay nahumaling ito at pilit nilapitan kaya muli siyang sinipa ng lalaki. Nainis si Bash at sinabing hindi ganun ang tamang pagtrato sa babae pero sinabi ni Meryl na babae rin sila. Nagsalita si Jean at sinabing espesyal ang isang iyon bagay na hindi maintindihan ni Meryl. Si Stephanie ang nagsalita at sinabing ang yaman ng kanyang ama ang habol ng mga iyon. Dagdag pa nito na barya lang ang hinihinging halaga ng mga iyon kaya napikan si Jean at papatulo na sana si Stephanie. Mabuti na lang ay napakalma ito ni Ingwei kaya binalaan nito si Stephanie na manahimik na dahil baka siya naman ang sunod na mapikan. Maya-maya pa ay nagtaka si Ingwei kung paano nagkaroon ng bubblegum sa baril. Tumating na ang mga ipinatawag ni Stan para pasukin ang restaurant. Mga taong masaya na kaunting pera at walang pakialam sa buhay. Natakot si Mr. Bostock na baka anak niya ang maputukan ng mga iyon kaya sinabi ni Stan na depende iyon sa iaalok ni Bostock. Agad na sinabi ni Bostock na ibigay ang nais ng mga iyon basta huwag lang mapapahamak ang kanyang anak. Nalalapit na ang oras na ibinigay ng mga kriminal ngunit wala pa rin ang bagon at ang pera kaya inisip ng kalbo na niloloko lang sila pero pinakalma iyon ang kasamahan nila. Biglang may narinig ang isang lalaki at nang lumapit ito kay Ingwei ay sinabing naroon sa bayan si Bash the Stampede. Natakot ang kalbo nang marinig iyon dahil papatayin umano sila ni Bash the Stampede. Tumating na ang bagon at pera na iniwan sa harap ng restaurant kaya nakipagnegosasyon na ang mga sheriff at sinabing pakawalan na ang mga bihag. Ngunit nais munang siguraduhin ni Ingwei na maayos ang bagon at kumpleto ang pera kaya nagbigay ito ng babala na mamamatay ang mga bihag oras na may gawing kahit ano ang mga sheriff. Lumabas ang isa sa grupo ngunit napasigaw ito na isa lang iyong patibong. Doon pinatakbo ang bagon at sinimulang atakihin ang mga kriminal. Nagawang makapagtago ng apat ngunit laking gulat ng mga ito nang makitang naroon din si Ingwei.
Napamura na lang si Ingwe nang malamang kaya palang kolagon ni Bosch ang sarili mula sa pagkakagapos. Sa pagpapatuloy ng kaguluhan, nagawang mabawi ni Bosch ang kanyang baril at itinutok sa matabang lalaki. Pero hindi yung binaril ni Bosch dahil sinabi nitong ayaw niyang manakit. Sinabi ni Stephanie na tama nga siya na hindi ibibigay ng sheriff ang pera, kaya pakikiusapan na lang umano nito ang kanyang ama na pabayaan na lang ang mga kriminal para wala ng gulo. Ngunit sinabi ni Ingwe na hindi niya magagawa iyon dahil may maganda siyang dahilan kung bakit. Doon nito sinabi ang tungkol sa malaking sementeryo sa labas ng bayan na iyon kung saan nakalibing ang mga magulang nila na siyang naghirap sa pagtatanim noon sa lupaing iyon. Ngunit 15 taon na ang nakalipas ng kuhanin ng ama ni Stephanie ang lupaing pinaghirapan ng mga magulang nila at pinatay ang lahat ng magsasaka. Sinabi na ni Ingwe ang totoo sapagkat hindi na naman niya kailangan ang pera dahil hindi na umano siya tatakas pa pero sisiguraduhin umano nito na ipaghihiganti niya ang magulang niya. Lumabas si Bosch at kinumusta ang dalawang kasamahan ni Ingwe at saka nito sinabi ang nais ng mga kriminal. Lumabas si Ingwe hawak si Stephanie at nilapitan iyon ni Bostock. Nang makaharap si Bostock ay binitawan na nito si Stephanie at doon sinabi ni Bosch sa dalaga na huwag kukurap dahil hindi ito maaaring magbulag-bulagan sa kasalanan ng ama nito. Sinabi ni Stephanie na naiintindihan niya iyon pero kahit ganoon karumal-dumal ang nagawa nito ay tatay niya pa rin iyon, at iyon pa rin ang tatay niya na nagmamahal sa kanya. Nagpaunahan ang dalawa sa pagpapaputok ng baril ngunit walang nagawa si Bostock kay Ingwe. Naiyak si Bosch at nagpasalamat pero sinabi ni Ingwe na hindi naman siya sapat pasalamatan. Isusuko na sana ni Ingwe ang sarili ngunit nais panista naman laban pa ito sa kanya para magkaroon iyon ng titulong napatay ng kriminal si Mr. Bostock at napatay naman niya ang kriminal dahil sa panlalaban. Nagalit si Meryl at sinabing sheriff pa naman si Stan para umasal ng ganon. Doon sinabi ni Stan na 15 taon na ang nakalipas ng kunin ni Bostock ang lahat ng kabuhayan ng bayan na iyon, kaya sa tingin ni Stan ay panahon na para siya naman ang maging pinuno, bagay na ikinagalit ni na Meryl. Kumurap-kurap si Bosch bagay na napansin ni Meryl at maya-maya pa ay napatanong ito kung ano ang pakiramdam na pumas lang ng walang kalaban-laban. Patanong din ang sagot ni Stan nang bigla itong sunggaban ni Bosch at doon inilabas ni Meryl ang mga baril at pinaputok isa-isa. Pagkatapos mawala ng armas ang kasamahan ni Stan ay nagtutukan sila ni Bosch at tinanong nito kung anong pakiramdam kung isang asong kalye pa ang tatapos sa buhay ng sheriff. Nagpaputok si Stan pero naiwasan yun ni Bosch kaya tinadyakan yun ni Meryl sa mukha. Simula ngayon ay hindi na ito maninilbihan bilang sheriff at sa huli ay pinagtripan pa ito ni Bosch. Ang bayan ng Inepril ang sumunod na napuntahan ni Bosch. Habang nasa isang restaurant ito, isang bata ang humihiling sa ina na mabilhan ng bagong larwang baril. Hanggang sa dumating ang mga armadong tao at pinaulanan ng bala si Bosch. Tuwang-tuwa ang leader at inisip na magiging laman iyon ng balita at magiging sikat sila dahil sa wakas ay nahuli na si Bosch the Stampede at mapapasa kanila rin ang malaking pabuya. Habang nangangako na babayaran na lang ang mga nasira, laking gulat ng isa sa mga ito nang biglang gumalaw si Bosch at tumabi pa talaga sa grupo. Natapong tomato sauce lang pala ang nasa katawan ni Bosch at nang tutukan siya ng baril ay inunahan niya na ang mga ito gamit ang larwang baril ng bata. Umupo si Bosch at sinabing mag-usap na lang sila kesa magkagulo, ngunit tinutukan pa rin siya ng baril ng isang lalaki kaya inasar pa ito ni Bosch at siya pa mismo ang naglapit ng ulo niya pero hindi na iyon pumutok dahil ubos na pala ang bala. Umalis ang grupo na walang mga damit dahil kinuha ang mga yun ni Bosch. Samantala, binigyan naman siya ng matanda ng pancake bilang kapalit ng pagpapaalis niya sa masamang grupo. Pinuri pa siya ng matanda sa galing niya sa pag-iwas sa bala, ngunit bigla siyang tinutukan ng mga ito ng baril dahil siya si Bosch the Stampede. Sa pagtanaw ni na Meryl sa lungsod, napansin nila na natabunan na ang kalahati nito dahil sa sandstorm. Sinabi ni Meryl na sa bayang iyon ay sisiguraduhin niyang makikita niya na si Bosch the Stampede. Samantala, nakatakbo si Bosch sa mga tao pero hinabol siya ng mga ito at hindi siya tinigilan hanggang sa mapatanong na siya kung bakit yun nangyayari sa kanya gayong wala naman siyang ginagawang masama. Dahil desidido ang mga tao na mahuli si Bosch ay wala na ang mga itong pakialam kung masira ang bayan dahil sa mga pagsabog. Bago pa masira ang bayan ay kumilos na sina Meryl at sinabi sa mga taga-bayan na delikadong tao ang tinutugis ng mga ito na si Bosch the Stampede. Nang biglang may iparating na mensahe ang mission control at sinabing pansamantalang itigil ang pagtugis kay Bosch at magtipon sa base. Nainis si Meryl at sinabing itigil na iyon ng tuluyan. Malaki na ang pinsala sa bayan kaya tinanong ang chairman kung ano na ang gagawin. Hindi makapaniwala ang chairman na hindi pa rin nila nahuhuli si Bosch the Stampede pagkatapos ng 4 oras kaya natakot na ito na baka magalit na si Bosch at gumanti sa kanila. Iminungkahi ng lalaki na itigil na iyon bago patuluyang masira ang buong bayan.
Doon kinausap ni Merrill ang chairman at sinabing hindi ng mga ito mapapabagsak ang tinaguriang humanoid typhoon kahit ilang libong tao pa ang ipadala. Alam mo man o iyon ng chairman pero kailangan nila ang perang pabuya para ipagawa ang planta dahil ang kalahati nito ay hindi na nagagamit sanhi ng support system bug. Para kay Millie ay baliwala rin na maipaayos ang planta kung masisira naman ang bayan, ngunit sinabi ng chairman na huli na ang lahat dahil nagpatawag na siya ng lalaban kay Bosh the Stampede at yun na ang kanilang katapusan. Doon dumating ang mag-amang Nebraska na tumakas sa kulungan at may 150 record ng kaso sa pagiging kriminal. Lalong nagalit si Merrill sa chairman dahil sa halip na bumuti ay mas lalo lang nitong pinalala ang sitwasyon, nang biglang dumating ang isang batang babae at sinabing nahuli na nila si Bosh the Stampede kaya natigilan ang lahat. Sa pagtakbo ni Bosh, naisip niyang sumuko na ang mga tao sa paghabol sa kanya, kaya nang maringga niya ang restaurant ay nagawa pa nitong uminom ng alak doon. Ngunit bigla siyang tinutukan ng baril ng mga taga doon at saka ipinag-utos kay Sandy na ibalita iyon sa lahat. Napansin ni Bosh na lantaran na kung ipakita ng mga iyon sa bata ang paggamit ng baril ngunit giit ng isang babae na hindi nila yun gustong gawin pero kailangan nila ang pera. May sakit ang anak nito pero dahil wala ng pera ang mga tao sa lungsod ay umalis na doon ang doktor kaya wala siyang mapagpagamutan sa kanyang anak. Wala na rin umanong nangyaring maganda simula nung magloko ang planta at hindi lahat ay may kakayahang makaalis sa lungsod na iyon. Kailangan na nilang maipaayos ang planta dahil kung hindi ay katapusan na ng lahat ng taong naroon. Nakiusap ang babae na magpahuli na si Bosh ngunit tumayo ito at sinabing naiintindihan nito ang sitwasyon pero hanggat hindi nito nahuhuli ang taong iyon ay hindi siya pwedeng tumigil sa paghahanap. Nagkaroon ng malakas na pagsabog dahil sa mag-amang Nebraska. Doon nagpakita si Bosh the Stampede at laking gulat ni Merrill nang makita si Bosh. Iniisip nito na mali ang mga tao dahil si Bosh the Stampede ay isang kakilakilabot na halimaw at ang lahat ng bayang nadedaan nito ay nasisira. Nanlaki ang mata ni Merrill nang muli iyong tawagin na Bosh the Stampede. Isa-isang iniligtas ni Bosh ang mga taong natabunan sanhi ng pagsabog nang biglang sabihin ng matanda kay Gotsef na oras na para atakihin si Bosh. Gulat na gulat ang mga tao ngunit humanga ang mga ito dahil hindi tinamaan si Bosh ng pag-ataking iyon. Alam ni Nebraska na hindi pumapaslang si Bosh pero malabo umano iyon dahil kaya nga raw ito nananatiling buhay at imposibleng hindi ito pumapatol sa mga nakakalaban nito at ang malaking pabuya umano ang siyang patunay. Nagtaka ang mga tao kung bakit hindi nagsasalita si Bosh at nang pulutin nito ang kanyang salamin ay inisip ni Nebraska na lalaban na ito. Ipinagyabang ni Nebraska na hindi tatalab kay Gotsef ang baril kaya kung makakatakbo umano si Bosh ay simula na nito. Gamit ang kamao ni Gotsef ay umakma na ito ng pag-atake ngunit hindi kay Bosh kundi sa mga taong iniligtas ni Bosh kanina bagay na ikinagulat ng mga tao. Agad na tumakbo si Bosh at binunot ang kanyang baril at pinaputukan iyon. Gulat na gulat si Nebraska nang tumalsik ang kamay ng kanyang anak gamit lang ang 6 na bala. Sinabi ni Bosh na may natitira pang isa na siyang nagpabagsak sa mag-ama. Ngayon ay maliwanag na kay Merrill kung bakit ito binyansagang humanoid typhoon at walang duda na ito nga si Bosh the Stampede. Ngunit muling bumangon si Nebraska at sinabing hindi pa tapos ang kanilang laban pero sinabi ni Bosh na tigilan na nila iyon at magkaroon na lang ng pagmamahalan at kapayapaan. Habang paulit-ulit yung sinasabi ni Bosh at ng mga bata ay inilagay ni Merrill sa kanilang report na pagkatapos ng 4 na buwan at 12 araw mula nang matanggap nila ang utos ay matagumpay nilang nahanap ang totoong Bosh the Stampede. Nang sumunod na araw, naging interesado ang isang lalaki sa paghahanap sa mag-amang tumakas dahil sa laki ng pabuya sa mga ito. Ngunit nang lumabas ang sheriff ay sinabi nitong nahuli na ang mga iyon bagay na ikinagulat ng lalaki dahil 5 oras pa lang mula nang makatakas ang mag-ama. Sinabi ng sheriff na mas magugulat ito kapag nalaman na ang buong bayan ng Inipril ang nakahuli sa mga pag-anti kaya inisip tuloy ng lalaki na matatapang ang mga taga doon. Samantala, ipinaubayan na ni Bosh ang pabuya sa chairman dahil hindi naman umano niya kailangan ng maraming pera, at isa pa ay libre na naman siyang makakakain ng sandwich sa restaurant na iyon kahit kailan niya gusto. Maya-maya pa ay tumayo si Merrill at sinabing kung tapos na ang usapan ng mga ito ay layuan na si Bosh. Habang naglalakad ay sinasabi ni Merrill na magbigay ng daan para sa wanted na si Bosh the Stampede, at binalaan pang huwag magtatangkang lumapit kung ayaw ng mga itong mapahamak. Pero binabati pa nga ng mga tao si Bosh, at nang batiin ito pabalik ni Bosh ay nagalit si Merrill. Sinabi ni Millie na trabaho nilang bantayan si Bosh para maiiwas ito sa mga kaguluhan bagay na ikinainis ni Bosh pero mas nainis si Merrill. Piniro ng mga bata si Bosh pero ang dalawa ang tinamaan ng larwang baril ng mga ito. Biglang dumating ang malaking sand steamer na umagaw sa atensyon ng lahat kaya hindi na rin namalayan ni na Merrill na natakasan sila ni Bosh.
Sakay sa sand steamer ang mga engineer na siyang mag-aayos ng planta. Nagparinig pa ang chairman na napabuti pa umano ang pagpapatawag nito sa mag-amang Nebraska, pero para sa lalaki ay swerte lang iyon dahil muntik na sana silang mapahamak. Namangha ang mga tao sa pagbaba ng isang magandang babae na dumiretso sa chairman. Samantala, habang nagbubuhos ng alak si Bush, dumating ang isang babae at sinabi ang mga nalalaman nito tungkol sa kanya. Ngunit napatakbo ito nang makita ang magandang babae at niyaya agad itong magpakasal, pero nagpakilala muna ang babae bilang Elizabeth, ang chief engineer ng Marius Breskin Contople Technical Industrial Union. Sinabi ni Elizabeth na naroon siya upang ayusin ang planta, at biniro pa ito ni Bush na para magpakasal din sa kanya kaya sinabi ni Elizabeth na bago iyon ay may ipapagawa muna ito kay Bush. Bilang kapalit ay ibibigay umano niya ang kahit na anong gusto ni Bush bagay na ikinatuwa nito. Habang abala ang dalawa sa paghahanap kay Bush, isang lalaki ang nagyaya kay Meryl ng isang date nang biglang sabihin ni Bush na huwag na iyong tangkain dahil mataray si Meryl. Nang makita ng lalaki si Bush ay nagmadali na itong umalis dahil sa takot. Doon nakita ni Meryl si Elizabeth at habang naglalakad ay sinabi nitong hiniling niya kay Bush na bantayan siya habang inaayos niya ang planta sa bayan. Sunod sa Odin dito si Bush bagay na ikinainis ni Meryl kaya mas ginusto na lang nitong gumawa ng report kesa ang bantayan si Bush. Nang makarating sa hotel sina Bush bago pumasok sa silid si Elizabeth ay sinabi nito na maaga nilang aayusin ang planta bukas kaya huwag itong malilate. Pagpasok pa lang ni Bush sa silid niya ay naramdaman agad nitong may paparating. Inatake siya ng nakamaskarang lalaki pero nagagawa niyang iwasan ang bawat kilos nito hanggang sa tutukan niya na ito ng baril. Agad naman itong umalis pero nag-iwan ito ng bomba na siyang sumira sa silid. Kinaumagahan ay nalaman ni Meryl ang tungkol sa nangyari at napangiwi na lang ng malamang sangkot si Bush. Ikinwento ni Elizabeth kay Bush na kaya nito kailangan ng tagabantay ay dahil sa banta sa buhay nito dahil siya lang ang bihasa sa pag-aayos ng planta. Nang biglang dumating si Meryl sa lugar at sinabi ang tungkol sa pagsabog. Sinabi naman ni Bush na biktima lang din siya doon kaya mas lalong nainis si Meryl at sinabing kung ganun ay hindi siya dapat pumupunta sa mahalagang lugar tulad yon. Kiit naman ni Elizabeth na binabantayan siya ni Bush nang biglang sabihin ng isang lalaki na nagkaroon ng problema sa Section 3. Agad na umalis si Elizabeth kasama si Bush upang suriin iyon at doon sinabi ni Millie na kailangan na nilang lumikas dahil sinusundan nga si Bush ng kamalasan. Nang makarating sa silid ng Section 3, isang lalaki ang umatake kay Bush pero wala itong nagawa sa ating bida kaya sinabi ni Elizabeth na kailangan niya ng mas magaling na tao na tatalo kay Bush. Hindi alam ni Bush kung bakit ganun si Elizabeth kaya tinanong niya kung ang habol ba nito ay ang pabuya. Doon ipinaalala ni Elizabeth kay Bush ang nangyari noong 20 ng Hulyo, ganap na 6 minuto pasado alas 3 ng umaga, ang unang beses na nagkaroon si Bush ng record bilang kriminal. Pinasak umano nito ang bayan ng July, ang pangatlong bayan ni Elizabeth. Hindi nito alam kung anong mahika ang ginamit ni Bush dahil nasira ang bayan pero wala kahit isa ang namatay. Ngunit higit 1,000,000 katao ang naghirap at nawala ng tirahan kaya ang mga iyon na rin ang nagkagulo at naglaban-laban. Si Bush ang sinisi ni Elizabeth kung bakit iyon nangyari sa kanyang bayan kaya ngayon ay ipaparanes umano niya rito ang sakit at kalungkutang naramdaman niya noon. Dahil mas lumalala ang sitwasyon ng planta ay natakot na ang mga inhinyero dahil posible umanong sumabog iyon kaya pinaalis na silang lahat doon ni Elizabeth. Tinanong naman ni Meryl kung nasaan si Bush pero sinabi ni Elizabeth na magpapaiwan umano iyon. Agad na kumilos si Meryl at sinabing hahanapin niya si Bush pero sinabi ni Elizabeth na masyadong delikado. Nang magising ang lalaking umatake kay Bush kanina ay natakot ito dahil nag-activate na ang planta at nang mapatingin ito kay Bush ay nagtaka ito kung ano ang ginagawa niyon. Unti-unting lumalayo ang mga tao sa planta pero laking gulat ni Elizabeth nang bumaba ang antas niyon. Maya-maya pa ay lumabas doon si Bush bagay na ikinagulat nito habang masaya naman ang mga tao dahil napigilan umano ni Bush ang pagsabog. Habang naglalakad si Bush palapit kay Elizabeth ay pinasalamatan ito ng mga tao. Humingi naman si Bush ng pasensya kay Elizabeth dahil hindi umano siya namatay bagay na ikinagalit nito kaya tinutukan siya nito ng baril. Sinabi ni Bush na wala siyang maalala tungkol sa sinasabi ni Elizabeth na pagkawasak ng bayan ng July dahil ang tanging naaalala umano nito ay isang lugmok na bayan. Ibig sabihin ay maaaring hindi si Bush ang may gawa niyon pero nais pa ring isisi iyon ni Elizabeth dito. Niyakap na lang siya ni Bush at doon niya naalala ang taong yamakap din sa kanya noong 3 taong gulang pa lang siya at hindi niya mapaniwala ang si Bush the Stampede iyon. Kinabukasan ay nagdiwang ang mga tao dahil sa wakas ay naayos na ang planta.
Nilapitan si Meryl ng isang lalaki at sinabing hindi talaga pangkaraniwang tao si Bash dahil noon lang ay nais itong tugisin ng mga tao pero tumulong pa rin ito na maayos ang planta. Pero para kay Meryl ay mas mabuti umano kung wala si Bash para walang gulo, bagay na hindi sinang ayunan ng lasing na si Millie. Nang sumunod na araw ay nagulat ang mga tao sa pag-alis ni Bash nang hindi man lang nagpapaalam, habang nagmamadali sa pag-iimpake si Meryl sa pagbabaka sakaling maabutin iyon. Sa pag-andar ng sand steamer, hinabol pa iyon ng mga bata para magpaalam kay Bash kaya pinayuhan niya ang mga ito na magpakabait. Masaya na rin si Bash dahil mag-isa na ulit siya ngayon. Maya-maya pa, habang tahimik na nakaupo si Bash, nilapitan siya ng isang lalaki upang kuhanin siyang bodyguard ngunit tinanggihan niya iyon. Habang naguhugas ng kamay, sinabi ni Bash na nais niya lang naman ang tahimik na paglalakbay, nang biglang tamaan siya ng kisame na ibinaba ng isang bata. Sa sobrang sakit ay hinabol niya ang bata dahil hindi man lang ito humingi ng paumanhin at nanlaban pa ito. Isang palaboy ang batang iyon at sinabing bata pa lang ay namatay na ang magulang niya at wala nang kamag-anak na mapupuntahan dahil minamaltrato siya ng mga iyon. Nakiusap pa ito kay Bash na huwag na siyang ibalik sa mga iyon pero ang totoo ay gawa niya lang ang kwentong iyon. Napaniwala naman niya si Bash at naiyak pa nga ito. Pumili si Bash ng mga pagkain sa nagpa-part-time job na sina Meryl at Millie at nagtaka pa ang mga iyon sa dami ng binili nito. Agad iyong kinuha ng bata at mabilis na naubos sa sobrang gutom. Pagkatapos nyon, habang nakaupo ang dalawa ay bigla na lang natumba si Bash. Tumakas ang bata at sinabing isa na lang at kailangan nitong magmadali. Maya-maya pa ay ibinigay na ng bata ang signal kaya nagsimula ng sumugod ang Bad Lad Gang. Hindi magawang lumaban ang mga nasa sand steamer dahil napabagsak na ang mga taong naka-assign sa mga pasabog. Sa patuloy na pagpapasabog ng gang, nagising sina Meryl at Millie at nagkakagulo na rin ang mga tao, hanggang sa mapasok na ng gang ang sand steamer upang magnakaw. Samantala, mahimbing pa rin ang pagkakatulog ni Bash dahil napapanaginipan nito si Rem nang bigla itong magising at napansin na may kakaibang nangyayari. Hindi nasiyahan si Brilliant Dynamite niyan sa kaunting alahas na nakulimbat niya kaya ipinag-utos nito na buksan ang malaking pinto ng vault, ngunit sinabi ng lalaki na wala kahit sino ang nakakaalam ng code nito at ang susi naman ay nasa lungsod kaya napagdesisyonan ni Brilliant Dynamite na sirain na lang iyon. Inutusan din nito ang nagmamaneho ng sand steamer kung saang direksyon sila pupunta, sa Enora Precipice. Sinubukang makiusap ng lalaki na pababain na ang mga pasahero ngunit hindi pumayag si Brilliant Dynamite dahil sayang umano ang pagbubuwis nila ng kanilang buhay. Samantala, walang magawa ang dalawa sa armadong grupo at aminado si Meryl na si Bash lang ang may magagawa sa sitwasyong iyon. Ngunit kasalukuyang naiipit si Bash at hindi alam kung nasaan siya, nang biglang bumilis ang takbo ng sand steamer. Sinubukang ihinto ng lalaki ang steamer para mailigtas ang mga pasahero ngunit napahamak lang ito. Nakita ng bata ang nangyari at tinanong kung bakit hindi na lang kuhanin ang mga gamit at umalis na. Ngunit nagbago umano ang plano nang malaman ni Brilliant na may nakatago pa sa malaking vault. Nagalit ang bata at sinabing kaya siya pumayag na tulungang makapasok hanggang doon ay dahil wala naman sa usapan ang pagsira sa sand steamer. Walang nagawa ang bata kay Brilliant hanggang sa tadyakan na siya nito. Doon isinigaw ng bata na ang sand steamer na iyon ay sa kanyang ama. Habang nakatalikod si Brilliant ay dumating si Bash para iligtas ang bata pero tumilapon palabas ang dalawa nang magpaputok ang tauhan ni Brilliant. Maya-maya pa ay humingi si Brilliant ng paumanhin sa kapitan at hiningi ang tulong sa pagkontrol ng sand steamer. Ginamit pa nitong panakot ang anak ng kapitan kaya wala na itong ibang nagawa kundi ang sumunod. Samantala, agad na pinaghahanap ng grupo si Bash na nagtatago sa kisame kasama ang bata. Doon itinanong ni Bash kung anong pinaplano ng Bad Lad Gang, at laking gulat nito nang malaman na ihuhulog ng mga iyon sa bangin ang sasakyan. Sinabi ni Bash na hinahabol nga talaga siya ng kamalasan simula nang sundan siya ni na Meryl at Millie. Nagsisisi naman ang bata dahil sinabi pa niyang ang kanyang ama ang gumawa ng sasakyang iyon gayong wala namang pakialam ang mga magnanakaw doon. Niyaya na ni Bash ang bata at sinabing plano niyang pahintuan ang sasakyang iyon kaya tulungan siya nito na mag-iisip ng paraan kung paano. Doon ipinakita ng bata ang blueprint ng sasakyan na ginaya niya sa orihinal na gawa ng kanyang ama. Kumanga si Bash sa bata at sinabing idolo siguro nito ang ama nito. Naalala ng bata ang sinabi noon ng kanyang ama na bilang anak ng nakaimbento ng sand steamer ay kailangang may maimbento rin siya para sa mundo, ngunit naiyak na lang ito at napatanong kung anong mararating ng tulad niya sa sitwasyong iyon. Pinutol ni Bash ang pagdadrama ng bata at sinabing mabubuhay sila. Kumilos na ang dalawa at inatake ang tatlong tauhan ni Brilliant. Habang iniisip ni na Kate kung magagawa ba nila iyon, bumalik ang isang tauhan ni Brilliant at sinabing kakaiba umatake si Bash pero tumawa lang ng malakas si Brilliant.
Sa silid na kinaroroonan ni Bash ay naririnig nila ang boses ng lahat ng nasa sasakyan kaya nang ipag-utos ni Brilliant na hanapin siya ay biniro pa niya ito. Para mapahinto ang sasakyan, may iwan si Kate sa silid upang mabantayan ang kilos ng grupo, at para makapag-usap ay ibinigay ni Bash ang Animoy ballpen na siyang magsisilbing walkie-talkie nila. Nagtaka lalo si Kate kung anong klaseng tao si Bash dahil sa kagamitang iyon. Pagkalabas pa lang ni Bash ay inatake na agad ito kaya napatakbo si Kate at doon ito nalaman na iniiwasan talaga ni Bash na makasakit kaya kahit may tama ito ay inuuna pa nitong bendahan ang sugat ng kalaban. Napasigaw na lang si Kate at sinabing hindi niya maintindihan si Bash at doon nito sinabing may pangako siya at kapag nakasakit siya ay malulungkot ito. Nagpatuloy na si Bash habang sinasabi sa kanya ni Kate ang pinaplano ng kalaban. Pinadiretso ni Kate si Bash papunta sa daan na wala umanong tao. Ngunit pagbukas ng pinto ay tumambad kay Bash ang grupo kaya sinabi nito kay Kate na lumabas na sa silid na iyon. Tinakot siya ng mga ito at pinaulanan ng bala ngunit hindi natatakot si Bash. Nang mahuli na rin ang tauhan ni Brilliant si Kate ay sinabi nito na iyon na ang katapusan ni Bash ngunit pinigilan siya ni Meryl na nagpanggap na tauhan. Sinabi nito kay Bash na tapusin na nila iyon at nagulat sina Brilliant nang malamang siya si Bash the Stampede. Nagtutukan ang dalawa ng baril at nang makialam ang tauhan ni Brilliant ay sinabi nitong hayaan sila upang malaman kung sino ang mas magaling sa kanilang dalawa. Nakipagkasundo si Brilliant kay Bash na kung matatalo siya nito ay ihihinto na ang sasakyan. Pareha ang magiging hudyat ng pagsisimula ng kanilang laban. Ibinato iyon ni Brilliant at nang tumama na iyon sa sahig ay nagsimula na ang mga ito. Sa huli ay si Bash ang itinanghal na panalo kaya agad na ipinag-utos ng kapitan na ihinto na ang sasakyan, ngunit nagkaroon ng problema dahil hindi gumana ang preno kaya agad na ipinag-utos na patayin ang mga makina bago pa magkaroon ng pagsabog. Dahil may kalumaan na ang sasakyan, hindi alam ng tatlo kung nasaan ang switch. Gamit ang mapa ay itinuro iyon ni Kate pero sa halip na pakinggan ay sinisi pa siya ng mga ito sa pagkamatay ng ibang crew. Pero dahil wala naman ang mga itong magawa para mapahinto iyon, bago pa mahulog sa bangin ang sasakyan ay gumawa si Kate ng paraan na mapahinto ang sasakyan kahit pabuhay niya ang maging kapalit. Nagawa iyon ni Kate at nang magising ito ay pinasalamatan siya ni Bash para sa kanyang kabayanihan at sa pagkakaligtas ng lahat, at ikanwento rin ito kung paano tumulong si Brilliant. Maya-maya pa ay lumabas ang dalawa at laking gulat ni Bash nang kantahin ni Kate ang paboritong kanta ni Rem. Kinabukasan, habang sakay sa bus ay labis ang pasasalamat ni Millie kay Bash sa pagpapautang nito ng pamasahe pero dahil sa ingay ng mga ito ay sinaway sila ni Meryl. Habang nagrereklamo sa pambabatok ni Meryl ay nagulat si Bash sa kanyang nakita kaya binatukan siya muli nito. Isang lalaking may dalang krus ang nilapitan nila. Para masigurado kung buhay pa ito ay kinalabot ito ng matanda at agad naman itong nagising. Nang mahimasmasa ng lalaki ay tinanong ito ni Meryl at doon nila nalaman na nasira pala ang bisikleta ng lalaki kaya pagod na pagod ito sa paglalakad dala ang napakabigat na krus. Hindi umano iyon pwedeng iwanan ng lalaki bilang isang alagad. Nagpasalamat ang lalaki kina Meryl sa pag-aakalang ang dalawa ang nakakita sa kanya kaya sinabi ng mga ito na kay Bash siya dapat magpasalamat. Sinubukan pang magpakilala ni Bash gamit ang ibang pangalan pero ibinuking agad siya ni Millie kaya nang malaman na siya ang wanted na si Bash the Stampede ay natuwa ang lalaki at nagpakilala bilang Nicholas. Nagkapalagayan ng loob ang dalawa at biniro pa ni Nicholas si Bash na magiging masaya ang paglalakbay nito kung makukuha nito ang pabuya na nakapatong sa ulo ni Bash. Sa haba na ng kanilang nilakbay ay huminto muna ang bus at doon nagbayad si Nicholas ng pamasahe pero kahit kulang iyon ay pumayag na rin ang driver bagay na ikinatuwa nito. Pinigyan niya ng donation box ang driver at sinabing doon ilagay ang mga labis na singil sa ticket pero tinanggihan iyon ng matanda. Napansin ni Bash ang ginawa ni Nicholas at doon niya nalaman na trabaho nito ang mag-alaga ng mga naulila sa bayan nila. Napaisip si Bash kung paano kumikita si Nicholas ng pera sa ganong paraan at aminado naman ito na hindi yun madali. Nang makita nito ang dalawang bata na humihingi ng pagkain at walang maibigay ang ina ng mga ito, agad niyang nilapitan ang magkapatid at binigyan ng tig-isang candy. Napangiti si Bash pero napansin ni Nicholas na may lungkot sa mga mata nito kaya hindi umano totoo na masaya ito. Dahil doon ay hininga na lang ito ni Nicholas ng donasyon at sinabing tutulungan niya si Bash kung ano man ang pinagdadaanan nito. Nang biglang sumigaw ang isang lalaki at sinabing may nangyari kay Eric. Palaisipan kina Meryl kung sino ang may gawa niyon gayong wala namang ibang tao doon bukod sa ibang mga pasahero. Inisip ni Millie na si Bash ang salarin pero sinabi nitong hindi tao ang may gawa niyon. Doon lumabas ang mga robot kaya bumalik na sila sa bus at agad na umalis. Nang susubukan ng gamutin ni Nicholas si Eric ay biglang sumigaw ang nanay kanina at hinahanap ang isa niyang anak na si Helen.
Inisip ni Bash at Nicholas na naiwan iyon kaya agad ang mga itong tumalon palabas ng boss. Dahil walang nadalang armas si Nicholas ay binigyan ito ni Bash. Habang nagtatago ang dalawa ay dumaing si Bash ng sakit ng tagiliran dahil sa tama nung makipaglaban siya ng nakaraan, kaya naman mag-isang umatake si Nicholas ngunit walang nagawa ang dala nitong patalim sa robot dahil masyado iyong matigas. Inatake at saka hinabol si Nicholas ng mga robot kaya tinulungan siya ni Bash. Kumanga siya sa bilis nitong kumilos at maya-maya pa ay narinig na nila ang iyak ni Helen kaya agad silang tumakbo para iligtas ang bata. Ngunit patuloy ang pag-atake sa kanila ng mga robot hanggang sa itakbo ng isa sa mga ito ang bata. Nailigtas naman nila ang bata mula sa robot ngunit nilamon sila ng animoy kumunoy na lupa at nahulog sila sa isang madilim na lugar. Huli silang hinabol doon ng mga robot kaya sinabi ni Nicholas na tama nga si Meryl na hinahabol nga si Bash ng kamalasan. Sa patuloy na pagtakbo ng dalawa ay narating ng mga ito ang lugar kung saan ginagawa ang mga robot. Ibinigay ni Bash kay Nicholas ang kanyang armas para ito ang bumaril sa mga robot habang tumatakbo siya. Ngunit maya-maya pa ay naubusan na sila ng bala kaya pareho silang sinugod ng robot nang bigla itong sumabog ng kanya. Sumilip si Nicholas kay Bash at humanga ito dahil nanatili pa rin itong buhay. Napasok ni Bash ang silid at itinigil ang paggana nito. Pagkatapos ay tinanong siya ni Nicholas kung paano niya yun nagawa pero hindi ito sumagot nang biglang may marinig silang ingay sa kisame. Sina Meryl lang pala iyon at hinahanap sila ng mga ito para iligtas. Huli silang nakasakay ng boss pero lumipat si Nicholas sa tabi ni Millie para samandal sa pagtulog kaya si Meryl na ang nakatabi ni Bash. Nang sumikat ang araw, sa wakas ay nakarating na sila sa bayan at doon nagpaalam na si Nicholas at sinabing magkikita pa silang muli. Nang makalayo si Nicholas ay doon na siningil ni Bash sina Millie sa bayad sa pamasahe para makakain na umano siya. Nang sumunod na araw, habang nag-aalmusal si Bash ay tinawag siya ng mga bata upang makipaglaro. Para kay Bash ay misyon niyang turuan ang mga kabataan ang kahalagahan ng kapayapaan, bagay na nais niya ring makamtan. Habang naglalakad ang isang babae ay nakita nito si Bash na tumilapon sa daan at tinanong kung ayos lang ito. Gamit ang matitinik na linyahan ay sinubukan itong yayain na kumain si Michelle pero hindi iyon umubra sa dalaga. Lumapit ang mga bata kay Bash at sinabing bulok na ang style na iyon kaya na-busted na naman ito. Napalingon ang isang bata at nakita nito si Neil na hindi na masyadong nakikipaglaro sa kanila, nang biglang lumapit si Meryl at pinagsabihan si Bash na magtrabaho kesa ang makipaglaro sa mga bata. Nang palabas na si Neil, nakita niya ang mag-ama na masayang magkasama kaya natigilan siya. Biglang dumating si Bash at sinabing kakain siya sa restaurant nila kaya sinamahan niya ito. Nabighani si Bash sa ganda ng ina ni Neil pero sinira ni Nicholas ang moment niya. Habang nagluluto ay sinabi ni Nicholas na tumutulong siya doon dahil gawain niya naman talaga ang tumulong. Nang dalhin na ng ina ni Neil ang pagkain sa customer, doon nagkaroon si Nicholas ng pagkakataong ikwento kay Bash ang totoong nangyari. Sinabi nito na noong kakain sana siya sa restaurant na iyon ay nadatnan niya ang dalawang lalaki na nanggugulo doon para mabayadan ang tinakasang utang ng ama ni Neil. Alang-alang sa mag-ina ay pinatahimik ni Nicholas ang mga lalaki at awang-awa umano ito sa kwento ng mag-ina. Maging si Bash ay naawa sa mag-ina kaya doon ipinakita ni Nicholas ang tungkol sa tournament na may malaking halaga na mapapanalunan. Si Nicholas na umano ang baalang magpa-register kay Bash kaya nang magtanong ito kung bakit siya ang sasali ay pinapili ito ni Nicholas kung sasali o isusukaw niya si Bash sa mga humahanap dito para makuha ang pabuya. Pumayag na si Bash at nagkasundo ang dalawa kaya ipinaalam niya iyon kina Meryl pero tinalakan lang siya nito at sinabing masama ang pangitain nito sa paligsahan na iyon. Nagpumilit pa rin si Bash at pabirong sinabi na walang mangyayaring masama. Nang makita ng boss ang listahan ng mga kasali ay kakanselahin muna sana nito ang paligsahan dahil sa pangalang Bash the Stampede, pero inisip nito na baka kapangalan lang iyon ng wanted na tulisan dahil imposible umanong sumali yun doon para sa maliit na halaga ng premyo kumpara sa pabuyang nakapatong sa ulo nito. Samantala, matutulog na sana si Bash nang biglang alukan siya ni Nicholas na uminom ng alak. Nagkwentuhan ang dalawa hanggang sa makisali na rin sa kanila si Millie. Kinabukasan, napansin ng mga tao na marami ang sumali ngayong taon sa paligsahan kaya inisip ng mga ito na maganda siguro ang laban. Dahil na parami ang inom ni Bash kagabi ay may hangover pa ito nang bigla siyang tanungin ni Neil kung totoo bang tutulungan niya ang ina nito. Hiyang-hiya ang ina ni Neil pero sinabi ni Bash na magkaibigan naman umano sila. Isa-isang susubok ang mga kalahok sa pagpapaputok ng baril ngunit walang tinamaan ang unang dalawa. Nang si Bash na ang sumubok kahit may hangover pa ay nagawa nitong tamaan ang lahat ng bote bagay na ikinamangha ng mga bata. Binati ni Nicholas si Bash pero sinabi nito na galingan niya.
Laking gulat ni Nicholas dahil isinoli rin pala siya ni Bash sa paligsahan, naiinis man kay Bash ay tumuloy na rin ito ng isigaw ni Neil ang pangalan nito. Nagawa ring tamaan ni Nicholas ang lahat ng bote kaya nang umupo ito sa tabi ni Bash ay lumapit sa kanila ang isang lalaki at sinabing magaling sila, pero hanggang doon na lang umano ang dalawa dahil mahirap na ang susunod na round dahil one-on-one na iyon. Nang magsimula ang sunod na paligsahan ay nagsisihan pa ang dalawa tungkol sa ideya ng pagsali doon. Nang si Bash na ang sasalang, ang lalaki kanina ang nakatuwang nito sa one-on-one. Kakaiba ang estilo nito dahil naglalakad pala ito ng pabaliktad kaya madali nitong natutukan si Bash, pero sa huli ay si Bash pa rin ang nagwagi. Naging madali para sa dalawa na talunin ang ibang mga kalahok kaya para sa lalaki ay iyon nga si Bash the Stampede. Dahil silang dalawa na lang ni Nicholas ang natitirang kalahok, sinabi ni Meryl kay Bash na i-address na si Nicholas sa laban para mapanalunan na ni Bash ang premyo. Ngunit dahil sa galing din ni Nicholas sa pag-asinta, hindi ito pinayagan ng lalaki na umatras at sinabing nais nitong talunin ni Nicholas si Bash kapalit ang buhay ng mag-ina at ang kalahati ng pabuyang nakapatong sa ulo ni Bash. Nang ayanunsyo ang pagsisimula ng huling round, nagtaka si Bash kung bakit naroon si Nicholas gayong umatras na ito sa laban. Doon itinuro nito ang mag-ina sa bintana ng gusali. Nagsimula na ang laban kaya sinabi ni Nicholas na sumuko na si Bash alang-alang sa mag-ina, ngunit hindi nakinig si Bash kaya patuloy silang nagpalitan ng putok hanggang sa pareho silang bumagsak. Natuwa ang matabang lalaki at sinabing masosolo niya ang pabuya at saka ipinag-utos na tapusin na ang dalawa. Ngunit palabas lang pala iyon ng dalawa at saka tinapos ang tauhan ng matabang lalaki. Doon sila sinimulang atakihin ang iba pa nitong tauhan kaya ipinaabot ni Nicholas kay Millie ang kanyang bagahe. Nakiusap pa si Bash na huwag pupuruhan ang mga iyon, at gamit ang laman nitong mga baril ay pinaulanan ni Nicholas ng bala ang mga tauhan at sinabing hindi niya hahayaang may magdusel muling bata. Pagkatapos yun ay halos sumakit ang ulo ni Bash sa daming nasaktan ni Nicholas, pero sinabi nito na wala naman siyang pinuruhan sa mga iyon. Maya-maya pa ay lumapit si Nicholas sa lalaki at hiningi ang first prize ng paligsahan. Pagkatapos nyo ay tumulong pa rin sina Bash sa restaurant nang biglang magbalik na ang ama ni Neil kaya sinabi ni Bash na tapos na ang trabaho nila doon. Sa kabilang bayan, habang masama ang panahon ay nagpalipas muna si Nicholas ng oras sa isang bar. Habang pinag-uusapan ng iba kung matutuloy pa ang caravan ay seryoso naman si Nicholas sa pakikipaglaro ng chess. Nang pakiramdam niya ay matatalo na siya ay naisip niyang manday, pero alam niyang masama iyon nang bigla niyang makita doon si Millie. Nang mabanggit nito ang pangalan ni Bash ay na-distract ang kalaban ni Nicholas kaya sinubukan niyang galawin ang kabayo pero pinigilan siya ng pusa. Napatingin si Millie sa laro nila kaya nakialam ito, bagay na ikinainis ni Nicholas dahil nakataya doon ang lahat ng pera niya. Pero sa ginawa ni Millie ay nanalo pa si Nicholas kaya inilibre niya ito ng mga pagkain. Habang nagkukwentuhan sila ay nabitawan ni Millie ang mga pagkain nang biglang may bumanggang babae sa kanya na naghahanap ng matatagwan. Dumating ang grupo ng mga lalaking naghahanap sa babae at nang matapakan ng isa sa mga ito ang pagkain ni Millie ay nagalit ito at nagpaputok ng baril. Mas lalong umigting ang paghahanap sa babae dahil narinig ng mga ito ang putok ng baril kaya kumubli na lang ito kay Millie. Nagmistulang nagdadalang tao si Millie pero tagumpay naman ang kanilang planong pagkubli sa babae. Samantala, nainip na si Meryl sa pagbalik ni Millie nang biglang may mga lalaking lumapit kay Bash. Habang nagpapasalamat si Mor kina Millie at Nicholas ay biglang may nagpaputok sa mga ito. Agad yung pinigilan ni Mor at sinabing ang dalawang yun ang tumulong sa kanya. Ikinwento ng dalawa ang tungkol sa buhay nila, at dahil anak si Julius ng may-ari ng transportation company at isang hamak na dancer lang si Mor ay masasabing hindi pantay ang pamumuhay nila kaya plano na lang nilang pumunta sa napakalaking bayan ng Fondry. Mahigpit ang bayan na iyon kaya nais ipahanap ng lalaki kay Bash ang ampun nitong si Julius, dahil ang totoo ay anak si Julius ng alkalde ng Fondrick, at ang tato nito sa braso ang kailangan ng lalaki para makapasok ang caravan sa bayan ng Fondrick. Ngunit dahil nalaman na ni Julius ang mga masasamang gawain ng kanyang ama ay pinagtataguan niya na ito. Totoong ginamit ng Fondrick ang caravan para mag-angkot ng kargamento, ngunit hindi lang mga kargamento ang ipinapasok nito sa bayan. Nagbibenta ang mga ito ng tao kaya yumayaman ang mga ito, at isa si Mor sa planong ibenta ng mga iyon. Nakikiusap naman ang lalaki kay Bash na mahanap si Julius dahil kung hindi matutuloy ang pakikipagkalakalan ay maraming tao ang maghihirap. Humingi si Bash ng kabayarang 20 milyon, bagay na sinang-ayunan ng lalaki para lang mahanap si Julius. Samantala, nang paalis na sana sina Julius ay pinigilan ito ni Nicholas dahil kung aalis ito ay mawawalan ng access na makapasok ang mga taga-caravan sa bayan at marami ang maaapektuhan.
Pero dahil sinabi ni Julius na wala siyang pakialam sa mga nagbebenta at bumibili ng tao ay nagpatuloy ito sa pag-alis kasama si Moore. Dahil sa pag-aalala ay sinundan ni Millie ang dalawa para siguraduhing hindi mapapahamak ang mga ito. Dahil sa sama ng panahon ay mas mahirap para sa kanila ang paglalakbay kaya nagpahinga muna ang tatlo. Doon na ilabas ni Julius ang saloobin sa kanyang ama-amahan. Sinabi nito na mahal niya ang kanyang ama kaya sana ay itigil na niyon ang masamang gawain. Na-realize din ni Julius na nakakasakit din sa iba ang ginagawa niya kaya pareho lang umano sila ng kanyang ama. Nang biglang dumating ang mga tao para hulihin sila. Habang sakay sa sasakyan ay inamin ni Bosch kay Meryl na may ipinatutudyas ang lalaki kaya sinabi ni Meryl na kailangan niyang gawin ang trabaho niya na pigilan si Bosch. Hindi na natakasan ng tatlo ang mga humahabol sa kanila hanggang sa mahuli na sila ng mga ito. Tinakot ng mga taga-caravan si Julius na sasaktan si Moore kaya pumayag na itong sumama sa kanila nang biglang dumating si Nicholas. Inarap nito ang mga lalaki ngunit madami pala ang mga itong kasamahan kaya inilabas ni Nicholas ang kanyang mga armas. Pero hindi makapaniwala sina Nicholas nang makitang kasama ng mga iyon si Bosch. Pinaril ni Bosch ang dalawa bagay na ikinagalit ng lalaki dahil wala na silang permit para makapasok sa foundry. Pagkatapos ay siningil na ni Bosch ang lalaki dahil nagawa na umano niya ang utos ng boss pero sinabi ng lalaki na wala sa usapan na patayin si Julius. Ngunit sa takot na mapatay ay iniwan na ng mga ito ang pera at tumakbo na paalis. Galit na galit at umiiyak na lumapit si Millie kay Bosch at tinanong kung paano yung nagawa nito. Sinubukan din ni Nicholas na ipaghiganti ang dalawa kay Bosch pero buhay pa pala ang mga ito. Tumapit si Meryl kay Julius at sinabing pinapalaya na ito ng kanyang ama. Ibinigay ni Bosch ang pera kina Julius pati na rin ang sasakyan pero napagdesisyonan ng mga ito na huwag nang umasa sa iba maliban sa isa't isa. Pagkatapos yun ay muling ipinagpatuloy ng tatlo ang paglalakbay nila habang tinahak na rin ni Nicholas ang sarili nitong landas. Sa isang madilim na selda, kinausap ni Legato si Manob tungkol sa taong nais nitong ipapaslang. Natawa na lang si Manob at sinabing matagal na rin ang huli silang magkita ng target niya. Samantala, panay naman ang reklamo ni Bosch sa manggagawa ng sapatos dahil hindi umano niya ito matagpuan dahil laging yung sarado. Sa isang bayan, habang pinagmamasdan ang ganda ng panahon, muling naalala ni Bosch si Rem nang bigla itong tamaan ng bola ng mga naglalarong bata. Tinabol niya ang mga ito pero dahil sa takot ay pilit humingi ng paumanhin ang mga bata. Nang makita ni Meryl si Bosch ay naalala nito kung paano yung naging seryoso noon kaya tinanong siya ni Millie kung masaya na siya dahil makulit na uli si Bosch bagay na itinanggi niya. Habang nakikipaglaro sa mga bata ay natigilan si Bosch sa paglampas ni Legato, bagay na napansin ni Millie kaya nag-alala ito para kay Bosch. Ipinasa sa kanya ni Bosch ang bola para siya na muna ang makipaglaro sa mga bata habang binabantayan ni Bosch ang lalaki. Nakakapag-usap sila nang hindi ginagamit ang bibig at doon binalaan ni Legato si Bosch na ngayon na ang katapusan ng buhay nito. Dagdag pa ni Legato na kaya niyang tapusin ang sino man sa lugar na iyon kung gugustuhin niya bagay na ikinagalit ni Bosch. Bago umalis ay sinabi nito na may iniwan siyang regalo para kay Bosch. Maya-maya pa ay dumating ang umiiyak na asawa ng manggagawa ng sapatos at sinabing may naganap na pagpaslang. Sa opisina ng sheriff ay si Bosch ang sinabing salarin sa pagpaslang bagay na pinabulaanan ni Meryl. Habang nasa kulungan ay iniisip pa rin ni Bosch kung ano ang pakay ni Legato nang biglang maisip niyang iyon ang taong yun. Pinuntahan siya ni na Meryl at Millie at sinabi sa kanya na huwag munang gumawa ng gulo hanggat hindi pa naaayos ang sitwasyon nang bigla niyang maramdaman ang paparating kaya agad niyang pinayuko ang dalawa. Nagpaulan ng bala ang nagpakilalang si Manob the Gale at sinabing siya ang ipinadala upang tapusin si Bosch. Agad itong umatake kay Bosch at nang subukang tumulong ni Meryl ay sinapak siya nito. Sumiklab ang galit ni Millie kaya naman gamit ang armas nito ay pinaputukan nito ang kadenang pumipigil kay Bosch kaya nagawa nitong makatakas. Habang iniinda ni Meryl ang sakit ay sinabi nito kay Millie na parang may kakaibang ikinikilo si Bosch kanina pa. Sa pagtakbo ni Bosch ay binibigyan nito ng babala ang mga tao at sinusubukang iligtas mula sa atake ni Manob. Doon sinabi ni Manob na sa halip na iligtas ang mga tao ay gawin na lang umano ang mga itong pangharang ni Bosch para manatiling buhay. Inatake ni Manob ang mga gusali at maraming tao ang binawian ng buhay ng walang kalaban-laban. Sa sobrang galit ni Bosch ay gumanti ito kay Manob at sa takot ay tumakbo na ito palayo. Nang dumating doon sina Meryl at Millie ay sinabi ni Bosch na layuan na siya ng mga ito. Napaisip si Meryl na kung hahayaan nila si Bosch ay mahihirapan na silang mahanap ito muli. Samantala, hindi makapaniwala si Manob sa ipinakitang ugali ni Bosch at sinabing kailangan niya pa rin iyong mapatay.
Maya-maya pa ay pumunta si Bosch sa isang bangko upang gamiting shield ang malaking vault pero sinabi ni Manav na pasasabugan niya iyon. Tingid sa kaalaman nito na ginawa lang iyong patibong ni Bosch sa kanya, at sa kanito ginamit ang nakatago baril sa kamay, bagay na ipinagtaka ni Manav dahil hindi agad yung ginamit kanina ni Bosch. Dahil sa dami ng namatay na tao ay galit na galit si Bosch kay Manav, kaya tatapusin niya na sana ito nang bigla niyang maalala si Rem. Napaluha na lang si Bosch at sinabing mali kung papatayin niya ang taong iyon. Tinanong niya na lang si Manav kung nasaan ang amo nito, pero sinabi ni Manav na ang alam niya lang ay binili siya ng lalaking inakala niyang kanyang ama na isang agent. Dahil doon ay naglakad na palayo si Bosch dahil wala naman siyang makukuhang impormasyon. Pagkatapos ng nangyari ay isinalaysay ni Meryl sa kanilang report ang lahat ng naganap sa bayan. Para kay Meryl, habang tumatagal ay mas lalo niyang hindi maintindihan si Bosch. 4 na buwan na ang nakalipas simula nang iatas sa kanila ni Millie ng Bernard Ellie Insurance Society na hanapin si Bosch the Stampede na may pabuyang $60 billion upang maiwasan ang kaguluhan at para hindi malugi ang insurance company. Ilang beses na nilang nakaharap si Bosch pero hindi nila mapaniwalaan na siya nga ang sikat na kriminal dahil ibang iba ito sa inilalarawang katangian ng mga tao. Napansin ni Millie na hindi inilalagay ni Meryl ang mga mabubuting nagawa ni Bosch pero para ma-promote sila ay hinayaan niya na lang iyon. Sa unang tingin ay hindi akalain ni Meryl na si Bosch na nga ang maalamat na gunman dahil sa pagiging makulit nito, at mas kapanipaniwala o mano na palabiro at gunggong ito. Sa sobrang pandidiri ni Meryl kay Bosch ay napabaliktad na ito sa kanyang kinauupuan. Gayunpaman, nakita ni na Meryl kung paano nire-resolve ni Bosch ang mga insidenteng kinasasangkutan nito. Kahit mukhang agrabyado na ay nagagawa pa rin naman itong lumaban. Sa dami na ng kwentong narinig ni Meryl tungkol kay Bosch ay sawang-sawa na umano siya. Gayunman, nalulutas ni Bosch ang bawat insidente ng hindi gumagamit ng baril dahil ayaw nitong makapanakit ng kapwa kahit pasubukan siyang paslangin ng mga ito para sa pabuya. Hanggang sa dumating ang oras na ginamit na nito ang kanyang baril sa mag-amang Nebraska upang iligtas ang mismong mga taong nagtangka na pumatay sa kanya. Doon napatunayan ni Meryl na ang taong iyon nga ay si Bosch the Stampede. Inantok na si Millie habang patuloy pa ring iniisip ni Meryl ang mga kakaibang kilos na naobserbahan niya kay Bosch. Pero isa lang ang sigurado ni Meryl, ang lahat ng nasasangkot kay Bosch ay nanunumbalak ang damdaming minsan nang nawala sa mga ito. Ngunit nitong huli, kakaibang Bosch ang nakita ni Meryl, bagay na nagpapagulo sa isip niya kung alin ba doon ang totoong pagkatao nito. Bigla silang nakarinig ng ingay kaya agad nilang pinuntahan ang silid ni Bosch pero wala yung damit nang makita nila. Nakita ng dalawa ang mga peklat na sanhi ng mga sakripisyo ni Bosch para lang huwag makapanakit ng iba. Doon tinanong ni Meryl si Bosch kung hindi ba ito nag-aalala na kahit wala naman itong ginagawa ay patuloy ang mga nangyayari at sama-sama ang tingin dito ng mga tao. Ngunit mariing sinabi ni Bosch na hindi siya titigil hanggat hindi niya na ibabaon ang kanyang nakaraan dahil hindi siya matatahimik kung dala niya pa iyon. Maya-maya pa ay naglakad na si Bosch paalis ng bayan habang patuloy naman itong sinundan ni na Meryl at Millie. Sa sumunod na bayan, halos mapuyat na si Millie sa haba ng ginawa nitong sulat para sa kanyang pamilya. Habang nag-uusap ang dalawa ay may narinig silang putukan kaya napasilip agad sila sa bintana. Isang lalaki ang nanggugulo sa dalawang matanda tungkol sa lupa. Maya-maya pa ay napikan na ang lalaki kaya papatulon na sana ito ni Bosch nang bigla itong pigilan ni na Meryl at Millie. Sinabi ni Meryl sa lalaki na delikadong tao si Bosch at kung gagalitan niya ito ay mapapahamak lang siya hanggang sa mabagsakan ng gusali ang lalaki. Sa isang coffee shop, kinukumbinsi ng dalawang matanda na maging bodyguard nila sina Meryl at Millie, ngunit hindi pumayag ang mga ito kaya si Bosch na lang umano ang kukuhanin nila. Dahil mas lalong hindi pwede si Bosch ay napilitan ng pumayag si Meryl kaya nagtungo na sila sa lupain ng matanda. Namangha sila sa ganda ng lupain at doon sinabi ng matanda na halos araw-araw nga ay tumataas ang halaga ng lupaing iyon. 20 taon niya nang inaalagaan ang dating maliit na lupain hanggang sa mapalago niya na iyon, kaya masasabi nilang naroon ang buhay at pag-asa nilang mag-asawa. Doon itinanong ni Meryl kung bakit kailangan ng mga ito ng bodyguard, kaya sinabi ng matanda na iyon ay dahil paulit-ulit silang pinagbabantaan ng may-ari ng lupa na si Morgan. Nais niya nang maibigay sa pamahalaan ang titulo para wala na iyong magawa. Kinagabihan ay nagplano ang mga ito na magpalitan ng pagbabantay kaya uminom muna sila ng kape. Habang naglalakad palabas si Meryl ay napansin niya ang drawing sa frame na agad na inalis ng matanda. Napaisip si Meryl kung sino ang bata sa drawing dahil parang nakita niya na umano iyon nang biglang lumitaw ang lalaking nanggugulo kanina. Sinabi nito na huwag magpaputok sina Meryl dahil naroon lang siya para kausapin ang ama dahil seryoso na umano si Morgan ngayon, at doon naalala ni Meryl ang bata sa drawing.
Papasok na sana si Badwick pero hinarang ito ni Millie at tinanong kung bakit nito tinutukan ng baril ang sariling magulang, ngunit sinabi nito na walang pakialam si Millie at hindi umano makikinig ang mga iyon kung hindi niya yung gagawin. Dahil sa ingay ng dalawa ay narinig sila ng matanda kaya lumabas ito. Samantala, napag-alitan naman ni Morgan ang mga tamad niyang tauhan nang biglang dumating ang magkapatid na Nebraska at pinagbantaan si Morgan na kapag hindi umano nakalaya ang ama at kuya ng mga ito ay makikita niya ang kapangyarihan ng pamilya Nebraska. Pilit kinumbinsi ni Badwick ang ama na isuko na ang lupa dahil wala naman umano iyong magagawa sa mga tauhan ni Morgan pero nagmatigas pa rin ang matanda kaya nasabi ni Badwick na maigi pang ang namatay si Max kesa palakihin ng magulang na tulad ng mga iyon. Maya-maya pa ay nagkaroon ng malakas na pagsabog bagay na ikinatuwa ni Marilyn dahil dumating na umano ang mga kasamahan nila at magsisimula na ang kasiyahan. Umatake na ang mga ito sa lupain ng matanda kaya naghanda na rin ang mga ito. Hinarap ng matanda si Morgan kaya natakot si Badwick dahil baka kung mapaano ang kanyang ama. Pero para sa kanyang ina ay hindi iyon sasaktan ni Morgan dahil hawak niyon ang titulo. Dagdag pa nito na ginagawa yun ito para iligtas ang lupa pati na rin silang mag-ina dahil ganun sila kamahal nito. Inalok ni Morgan ang matanda ng halagang nanaisin nito upang makapagsimula muli ngunit tinanggihan yun ng matanda. Dahil doon ay sinabi ni Morgan na uubusin niya na lang ang mga ito para wala nang maging testigo at mapasa kanya na ang lupa. Doon nagpakita si Millie at hinarap sina Morgan kaya maya-maya pa ay lumabas na rin si Meryl at sinabing hindi niya hahayaang matupad ang nakakatakot na plano ni Morgan. Sinubukang idaan ni Meryl sa usapan ang sitwasyon ngunit pinagtawanan lang siya ni Morgan dahil sa liit umano ng kanyang baril ay wala yung magagawa. Kinuha ni Badwick ang titulo at sakay sa motorsiklo ay ipinakita niya yun kay Morgan kaya ipinahabol siya nito sa taong bola. Lakas loob na itinutok doon ni Meryl ang kanyang baril at sa isang putok lang ay bumagsak na ang taong bola. Takang-taka si Meryl kung siya ba ang nakagawa yun pero ang totoo ay si Bush naman. Naiyak na lang ang magkapatid na Nebraska bagay na ikinagalit ni Morgan dahil natalo na sila. Labis ang pasasalamat ng matanda kina Meryl at Millie habang dinala naman ni Badwick ang titulo sa pamahalaan at sinabing ang mga ito na ang bahala doon. Nang paalis na sana siya ay tinanong ng lalaki kung siya si Badwick na siyang nakapangalan sa titilong iyon. Naluha na lang ito at naalala ang magulang niya. Samantala, nagmamadali namang umalis sina Meryl dahil may iwan na sila ni Bush. Sa pagpapatuloy ng tatlo sa paglalakbay, si Bush ang nagsilbing sasakyan ni na Meryl at Millie dahil sinira umano nito ang sasakyan nila. Sa bayan ng Genoa Rock, dumating sa isang restaurant ang grupo ng magnanakaw na tinatawag na Roderick Thieves at napansin ng mga tao ang mga babaeng kasama ng mga ito na inisip nilang bihag ng mga iyon. Nang humingi ng maiinom ang vice chief ay nanginginig na lumapit ang waiter kaya lalo itong tinakot ni Noggy at saka tumawa. Ngunit nang mapansin nito na nakatingin ang kasama niyang babae kay Legato ay nagalit ito at sinapak ang babae. Sinubukan pa itong pakalmehan ng pinuno at sinabing masyadong malupit si Noggy gayong isinuko na nga ng mga babaeng iyon ang lahat ng meron sa mga ito. Sinisi rin ito si Legato kung bakit bumabalik ang alaala ng mga babaeng yun sa nakaraan ng mga iyon. Pero dahil tuloy lang si Legato sa pagkain ay lalong napikan si Noggy kaya binaril nito ang tinidor, ngunit sa paghingi nito ng panibagong tinidor ay pinaulanan na ito ni Noggy ng bala. Doon nagsalita si Legato at sinabing huwag magmadali ang mga iyon dahil darating din ang oras na tatapusin din niya ang mga ito. Natawa lang si Noggy pero nang lapitan ito ni Legato ay nabali ang braso nito nang wala man lang ginagawa si Legato hanggang sa bawian na ito ng buhay. Dahil doon ay bumunot ng baril ang grupo pero sa hindi maintindihang pangyayari ay hindi nila mapigilan ang kanilang sarili na itutok sa kagrupo ang kani-kanilang baril. Dumanak ng dugo sa restaurant habang nagpapatuloy si Legato sa pagkain. Dahil sa nangyari ay natakot ang buong tagabayan kay Legato. Nang makarating ang tatlo sa bayan ay pagod na pagod si Bush kaya inalok ito ni Marilyng maiinom bagay na ikinagulat nito. Nagtaka ang dalawa kung bakit tahimik doon at nang buksan ni Bush ang pinto ng restaurant ay nagulat ito sa kanyang nakita at agad na isinara ang pinto para hindi na makita ng dalawa. Samantala, hinarang ng mga tagabayan si Legato dahil nabalitaan ng mga ito ang nangyari sa grupo ng Rodericks kaya ipaghihiganti umano nila ang mga iyon bilang kababayan. Habang nakatutok ang baril nito kay Legato ay inagaw iyon ng kasamahan niya bagay na ipinagtaka ng lalaki pero sinabi niyo na hindi niya makontrol ang kamay niya. Nagsalita si Legato na bahala na umano ang mga iyon at maya-maya pa ay isa-isa nang bumagsak ang mga lalaki at kalahati lang ang natira sa mga ito para umano may maglibing pa sa mga kapamilya nilang namatay. Isa-isang lumitaw ang mga taong tumapo sa kalahati ng grupo at sinabi ni Legato na naroon lang sa malapit ang target ng mga ito.
Kinatok ni Bosch ang mga pinto upang itanong kung si Legato ang may gawa niyon, pero dahil walang sumasagot ay inisip niya kung saan ito nagtatago hanggang sa mapatingin siya sa malaking windmill. Mabilis iyong inakyat ni Bosch at tumambad sa kanya ang katawan ng mga pinaslang ng Gong Hu Guns. Sa bilis ng pagdating ni Dominic ay hindi yun namalaya ni Bosch kaya sinabi nitong kung tutuusin ay madali niya lang mapapatay si Bosch. Sinabi ni Bosch na kung ganun ay maglaro sila, sa paghaharap nilang dalawa, pinag-aralan ni Bosch ang kilos nito, ngunit sa sobrang bilis ay hindi niya ito masundan. Nag-concentrate at muli siyang nag-isip ng mabuti hanggang sa sunod na pag-atake nito ay nasapulan niya na si Dominic. Nalaman ni Bosch na ginamit nito ang sense ori paralysis na dulot ng hypnotic effects. Sa pagkakataong iyon ay natalo na ni Bosch si Dominic dahil nasusundan na niya ang mabilis nitong kilos. Biglang dumating doon si Millie at Meryl na sinapak si Bosch at tinanong kung ano na naman ang ginagawa nito. Umalis na si Dominic at sinabi kay Bosch na hindi pa sila tapos. Maya-maya pa ay hiningi ni Meryl ang paliwanag ni Bosch sa mga nangyari, ngunit sa halip na sumagot ay napatakbo ito nang makita si Legato. Doon niya sinabi kay Meryl na nakapagdesisyon na siyang hanggang doon na lang ang paglalakbay na magkakasama sila dahil oras na para magseryoso at ayaw niyang mapahamak ang mga ito. Hindi maintindihan ni Meryl kung anong ibig sabihin ni Bosch kaya ipinagpilitan nito na trabaho nilang sundan si Bosch kaya pinapili ito ni Bosch kung buhay ba o trabaho. Naglakad na palayo si Bosch dahil oras na umano para siya naman ang tumugis kay Legato. Makalipas ang 2 linggo, tuluyan ang nawala ng balita ang dalawa tungkol kay Bosch. Nang biglang marinig nila ang usapan ng 3 lalaki tungkol sa naganap na riot sa bar at iniisip ng mga ito na tauhan ni Bosch ang may gawa niyon kaya hiniling nila na mamatay na ito. Napatayo si Meryl at tinanong kung bakit yung nasasabi ng mga ito gayong hindi naman nila alam ang totoong pagkatao ni Bosch. Nagulat ang 3 sa sinabi ni Meryl kaya nakangiti na lang itong umalis. Habang naglalakad ay napagdesisyonan ni Meryl na ituloy ang trabaho nila ni Millie. Sa isang bar, nag-insayo na si Bosch kung paano niya haharapin si Legato pero wala pa siyang ideya kung paano niya iyon hahanapin. Nag-emote pa ito sa counter kung kakayanin niyang makaligtas laban kay Legato, nang biglang dumating ang malaking lalaki at sinabi ang mensaheng maghihintay siya sa bayan ng Augusta, at kung hindi sisipot si Bosch ay ganun ang mangyayari. Walang dugo na tumagas sa lalaki at inisip ni Bosch na si Legato lang ang makakagawa ng ganun. Sa kagustuhan nitong sumipot si Bosch ay wala iyong pakialam kahit makapatay pa ng inosente. Sa isang bar ay nagmamadaling ibinalita ng isang lalaki ang tungkol kay Bosch bagay na narinig naman ni Nicholas. Nalaman din yun ni na Meryl dahil nakasalubong nila ang mga lumilikas na tao, at ayon sa mga iyon ay uulitin umano ni Bosch sa Augusta ang ginawa nito sa July kaya umaalis na sila. Sa kabayanan ay tinakot ni Bosch ang mga tao sa pamamagitan ng pagpapaputok para mapaalis ang mga iyon at hindi na madamay. Halos maubos ang buong lakas nito para mapaalis lang ang mga tao. Maya-maya pa ay may naramdaman si Bosch sa kanyang batok at nang hawakan niya iyon ay nagkaroon ng dugo sa kamay niya. Napatingala siya at doon niya nakita si Manav at Dominic. Dumating doon si Mine at nagharap ang dalawa ni Bosch pero naputol iyon nang dumating naman si Riday. Inamon nito si Bosch pero sinabi ni Mine na siya ang tatapos kay Bosch nang biglang bumagsak ang nasa mga braso nito. Hindi ito makapaniwalang kagagawan iyon ni Bosch sa pamamagitan lang ng tama ng bala kaya naman tinapos na ito ni Riday. Sumunod nitong hinarap si Bosch at doon nakita ni Meryl at Millie ang senyales ng kaguluhan. Sa pag-iisip na naroon si Bosch ay sinabi ni Meryl na pumunta sila doon pero pinigilan ito ni Millie at sinabing masyadong delikado, ngunit hindi pa rin nagpapigil si Meryl. Sa patuloy na paghaharap ng dalawa ay gagamitin na sana ni Bosch ang baril niya pero naunahan siya ni Riday sa pag-atake. Bumagsak si Bosch sanhi ng tama ng bala ni Riday at nang itutok nito ang baril ay pilit siya nitong tinanong kung ano ang nakikita niya sa mga oras na iyon. Laking gulat ni Cash nang makita niya si Legato at sinabi sa kanyang oras na para gamitin niya iyon. Pilit pinigilan ni Bosch ang sarili hanggang sa magliwanag ang baril niya at isang pangyayari ang naalala niya. Samantala, nang makita ni Meryl ang kopiraso ng pulang tela ay lalapitan sana niya iyon nang biglang magkaroon ng liwanag at agad siyang inilayo doon ni Millie. Habang pilit pinipigilan ni Bosch ang sarili ay hindi maipaliwanag ni Riday ang katatakotang dumadaloy sa buong katawan nito. Nang hindi na magawang pigilan ni Bosch ang sarili ay pinatakbo niya na si Riday pero hindi ito nakadiretso dahil sa humambalang sa daan. Maya-maya pa ay nagsimula ng sumabog ang liwanag na nasa kamay ni Bosch na siyang sumira sa mga gusali. Napansin ni Millie na nagdulot ng butas sa buwan ang liwanag na iyon. Dahil hindi nagawang matalo ni Riday si Bosch ay iyon na ang naging katapusan nito. Naging laman ng usapan sa ibang bayan ang nangyaring iyon sa Augusta kaya mas umijing ang pangalan ni Bosch the Stampede.
Samantala, nakatanggap ng liham sina Meryl at Millie ng muli nilang pagbabalik sa opisina. Nilalaman din ng liham na sa ginanap na conference noong isang araw, na pagpasyahan na simula ngayon, kahit anong uri ng pinsala ang idulot ni Bosch ay walang kinalaman ang Bernard Ellie Insurance Society. Naiyak si Meryl at hindi nito matanggap ang nakasulat sa liham dahil wala naman umanong magbabago sa desisyong iyon ngayon. Sa kalawakan, lula ng malaking sasakyan, nagdiwang ang grupo sa pagkakatuklas sa planetang maaari nilang gawing panibagong tirahan. Sinabi ng lalaki na ayon sa obserbasyon ng datos ay kapareho iyon ng tirahan nila ngunit walang dagat ang planetang iyon kaya wala pang kasiguraduhan kung magtatagal sila doon. Napatanong naman si Rem kay Joey kung ano kayang klase ng bulaklak ang meron sa planetang iyon, ngunit hindi pa ito makasagot at sinabi hihintayin pa nila ang resulta ng pagsusuri. Sa sleep control room, nalulungkot si Knives dahil pito pa lang silang nagigising at itinanong kay Rem kung bakit hindi pa gumigising ang ibang tao. Malinaw naman iyong ipinaliwanag ni Rem sa bata at sinabing tulad ng pangalan ng sasakyan nilang Project Seeds, parang mga buto rin ang mga taong laman ng sasakyan na iyon na itatanim nila sa panibagong mundo at sila ang tumatayong tagapagbantay sa mga buto na iyon. Naintindihan yun ni Knives at maya-maya pa ay tinawag na sila para kumain. Sa recreation room, habang kinakanta ni Rem ang paborito niyang kanta ay tinanong ni Knives kung ganun din ba ang itsura ng mundong tinitirahan dati ni Rem at sinabing nais nitong makarating doon. Pero sinabi ni Rem na gagawa na lang sila ng panibago nilang mundo kung saan walang kaguluhan at makakapamuhay ng mapayapa ang mga tao. Sa briefing room, ipinaliwanag ni na Rem at Joey sa mga bata kung bakit inilunsad ang sasakyang Project Seeds upang mas maintindihan ng mga ito ang layunin ng kanilang paglalakbay. Pagkatapos yun ay nakipaglaro na si Rem sa mga bata kaya sinabi ni Steve na mas inuuna pa iyon ni Rem kesa sa paglilipat ng mga halaman. Sinabi naman ng lalaki na nagawa na iyon ni Bosch at Knives noong natutulog si Steve bagay na ikinagulat nito dahil aabutin daw siya ng 2 araw para magawa iyon. Nagsalita naman si Mary at sinabing hindi na yun nakakagulat dahil mas mataas ang IQ ng 2 kesa sa kanila. Napikan si Steve at tinanong ang 2 kung nais ba ng mga itong ang mga halimaw na iyon ang maghari sa sasakyang iyon. Nakita ni Knives si Bosch na umiiyak dahil sinabihan umano sila ni Steve na halimaw sila. Pero dahil sabit lang sila sa mga iyon ay sinabi ni Knives na hintayin na lang nila na matanggap sila ng mga iyon. Masasabing naging malupit si Steve sa 2 dahil sinasaktan din nito si Bosch. Maya-maya pa ay ginupitan ni Rem ang buhok ni Bosch at dahil kulot iyon ay naisip nitong itaas iyon tulad ng sa taong pinakamamahal umano ni Rem pero nasa langit na iyon. Naikwento ni Rem ang tungkol doon kaya sinabi ni Bosch na huwag nang malungkot si Rem dahil naroon naman siya at ipinapangako niyang mamahalin niya si Rem. Nang si Knives na sana ang gugupitan ni Rem ay nawala iyon kaya hinanap ito ni Bosch pero ginupit na pala nito ang buhok niya. Habang pinupuri ang gupit ng 2 ay naiinis na sinabi ni Steve na huwag ang mga iyong makipagbiroan sa mga halimaw at saka niyakap si Mary. Doon sinabi ni Knives na eskandaloso si Steve at hindi nahihiya sa inaasal nito sa harap ng tulad nilang bata. Tumawa lang ito kaya inisip ni Rem na kakaiba ang ikinikilos niyo nitong mga nakaraan. Maya-maya pa, habang nakahiga si Mary ay biglang dumating sa silid si Knives. Habang naglalakad naman ang tatlo, nakita ni Bosch ang paru-paro na natrap sa sapot ng gagamba kaya ililigtas niya sana ito pero biglang sinakmal ni Knives ang gagamba. Nagulat si Rem at sinabi kay Knives na hindi nito dapat ginawa yun. Dahil sa bastos na pananalita ni Knives ay sinunggaban ito ni Bosch at tinanong kung anong nangyayari dito. Maya-maya pa ay napagdesisyon ang patulugin na muna ulit si Steve dahil sa inazal nito at gigisingin na lang pagkatapos ng misyon. Mapapansing bahagyang ngumisi si Knives habang nagmamakaawa si Steve at sinabing lasing lang siya noon. Nakiusap si Rem na pakinggan muna ang paliwanag ni Steve pero sinabi ng lalaki na nakita niyang pumasok iyon sa silid ni Mary, kaya doon sinabi ni Mary na pinagsamantalahan siya ni Steve. Pagkatapos ng paglilitis ay inalok ni Rowan ng kasal si Mary dahil hindi na naman umano madjay gising si Steve dahil may ginawa si Rowan. Nagulat si Mary at sinabing hindi naman niya nais ipapas lang si Steve. Biglang may narinig na putok si Rem kaya agad itong pumunta sa Deck 812. Doon nila nadatnan ang walang buhay na si Mary at sinisipan ni Rowan ang 2 bata kaya umano nangyayari iyon. Tinarang ni Rem ang baril ni Rowan at sinubukan itong pakalmahin, ngunit binuksan ni Joey ang pinto kaya nadala palabas ng sasakyan si Rowan. Habang umiiyak si Rem at sinasabing hindi naman magpapaputok si Rowan ay pumunta si Knives kay Joey at sinabing tama lang ang ginawa nito dahil nababaliw na naman si Rowan. Pero dahil nagsisisi si Joey sa nagawa ay binaril ito ni Knives at biglang nag-iba ang direksyon ng sasakyan. Agad iyong sinuri ni Rem at nakita nitong babangga sila sa planeta, nang biglang dumating si Knives at sinabing si Rowan ang may kagagawan yun kaya umalis na sila doon.
Sumakay na sina Bash at Knife sa escape pod ngunit nagpaiwan si Rem dahil kailangan umano nitong tulungan si Joey na gumawa ng paraang mailigtas ang ibang tao. Habang nagsusumigaw si Bash sa pag-iyak ay tumawa lang si Knives at sinabing wala talagang utak ang mga tao dahil mas pinipili pa ng mga ito na mapahamak para lang sa iba. Tuunin namin ni Knives na siya ang may kagagawa ng lahat ng iyon bagay na ikinagalit ni Bash ng sobra. Nang biglang marinig ni Knives na nagbago muli ng direksyon ang sasakyan. Sa pagkawala ng malay ni Bash, pumasok sa isip niya si Rem na ibinilin pa man din nito sa kanya si Knives. Makalipas ang 107 taon sa July City, sinabi ni Bash na siya na nga ang bahala kay Knives. Nang muling magkita ang dalawa, sinabi ni Knives na wala pa ring natutunan si Bash sa nakalipas na 100 taon. Maawin pa rin ito tulad ng dati bagay na ikinaiinis ni Knives kaya binaril niya ito at doon ipinakita ang kapangyarihan nila na dapat umano nilang gamitin laban sa mga tao. Ngunit kay Knives iyon itinutok ni Bash. Samantala, nag-aagawan ang mga taga-casted na makasakay sa binabaang bus ni Nicholas upang makalabas lang ng bayan. Dahil baguhan sa bayan ay naawa sa kanya ang matanda sapagkat hindi na umano siya makakalabas pa sa bayan na iyon dahil sa mga bandidong lumusab doon. Dagdag pa nito na si Bash the Stampede ang nagdadala ng pinsala sa mga tao. Tumating sa bar si Lina at Eric at hiniling na itago siya doon kaya inisip ng matanda na pinaghahanap si Lina. Hindi pa naiituloy ng matanda ang sasabihin ay biglang may nagpasabog na sa bar at hinahanap ng mga iyon si Lina. Kumamit pa si Mohican ng bihag para lang lumabas si Lina pero si Eric ang humarap sa mga ito at sinabing maawa dahil bata pa si Lina. Lumuhod pa si Eric sa harap ni Mohican at sinunod ang pang-uuto nito na maghubad at umakting na parang hayop. Babarilan na sana ni Mohican si Eric pero nang makita nito si Nicholas ay umalis na ang mga ito at saka ipinag-utos na barilin iyon. Agad iyong isinugod sa ospital pero sa halip ay pinag-usapan lang ng mga doktor ang ginawa nito bagay na ikinainis ni Nicholas. Tumating doon ang lola ni Nicholas at sinabing ipaghihiganti nito ang kanyang apo pero pinigilan iyon ni Lina at sinisi ang sarili sa nangyari kay Eric. Nakinig naman ang matanda kay Lina at sinabing ikuha na lang nila ng damit si Eric. Dahil si Nicholas ang naiwan doon ay lumapit ito kay Eric at sinuntok sabay sabing hanggang kailan pa ito magtutulog-tulogan. Mamulat si Eric at hiniling sa doktor na iwan muna silang dalawa ni Nicholas. Doon sinabi ni Nicholas na matagal din silang hindi nagkita ni Bash the Stampede. Dagdag pa nito na naroon siya para isama si Bash pero hindi pa niya alam kung saan, basta kailangan niya ang tulong nito. Ibinigay ni Nicholas ang baril at sinabing si Marlon din ang may gawa niyon pero sinabi nitong nais niya nang mamuhay doon dahil tuwing may pinupuntahan siya ay may mga napapahamak lang. Samantala, habang kumukuha si Lina ng mga damit ni Bash, naalala niya kung paano nila ito nakilala. Bago umalis si Nicholas ay tinanong nito kung alam ni Bash ang tungkol sa bayan na tinatawag na Carcases sa Katimuga ng Cornelia. 6 na buwan na ang nakalipas nang biglang mawala ang mga residente gayong normal lang naman ang paligid doon. Sinuyod ng mga sundalo ang lugar pero walang nakita kahit sino man at tanging pangalan lang sa bantayog ang napansin ng mga ito. Pulang tinta na nakasulat na Knives. Sa pag-alis ni Nicholas, napaluha na lang si Bash dahil hindi nito alam ang kanyang gagawin, nang biglang marinig niya ang boses ng matanda na nakikipag-agawan sa baril dahil dinukot umano si Lina. Tumayo na si Bash dala ang baril at nag-iwan ng sulat na nagsasabing huwag na siyang hanapin dahil ililigtas niya pabalik si Lina. Habang naglalakad ay nakatutok sa dalawa ang nasa 200 baril kaya sinabi ni Nicholas na 100 sila pero pakiusap ni Bash na huwag pumatay ng kahit sino bagay na imposible para kay Nicholas. Maya-maya pa ay pinaulanan na sila ng bala ng mga tauhan ni Mohican pero wala rin namang nagawa ang mga iyon sa dalawa. Kumanga ang mga tao sa kanila at doon ay nagpaalam na rin si Bash sa lola dahil ayaw niyang malagay sa kapahamakan ang mga ito. Hindi naman makapaniwala ang mga tao na si Eric pala ay si Bash the Stampede. Habang ginugupitan ni Lina si Bash ay naalala nito si Rem. At sa labas ng bahay ay ipinagbili naman ng lola si Bash kay Nicholas dahil napalapit na ito sa kanila at naging parte na ng pamilya. Naalala ni Lina ang masasayang panahon na kasama nila si Bash kaya pagkatapos gupitan ay naiyak na ito at sinabing mag-iingat si Bash. Maya-maya pa ay nagpaalam na si Bash at iniwan ang pasasalamat sa maglola. Samantala, sa opisina, nakatulugan na ni Meryl ang ginagawa niya kaya ginising siya ni Karen. Humingi siya ng paumanhin dahil naninibago umano pa siya sa trabaho sa opisina matapos ang trabaho nila kay Bash. Pabiro namang sinabi ng isang lalaki na ikwento sa kanila ni Meryl ang nasaksihan nitong pagbutes ni Bash sa 5 buwan, pero sinaway ito ni Karen at sinabing huwag nang itanong ang ganong bagay dahil kagagaling lang ni Meryl sa 5 buwan na pagsama sa delikadong tao.
Ngunit nilinaw ni Meryl na hindi naman ganong kasamang tao si Bosh at nagkakamali lang ang mga tao sa pagkakakilala dito. Hindi naniwala si Karen at sinabing huwag nang ipagtanggol si Bosh nang biglang dumating ang boss nila kaya agad na bumalik sina Karen sa kanilang trabaho. Pagkatapos kausapin ng boss ay agad na hinanap ni Meryl si Millie na naglilinis pala ng mga bintana bilang parusa umano sa pagiging late nito. Masayang ibinalita ni Meryl na may trabaho na uli sila dahil namataan umano si Bosh the Stampede sa Little Jersey kaya kailangan na nilang kumilos upang mapigilan ang anumang gulo na maaaring mangyari. Sa kalagitnaan ng daan, isang lalaki ang nakakita sa nakahandusay na sina Bosh at Nicholas at inalok na sumabay na sa kanya. Pinigyan pa niya ang mga ito ng maiinom pero maya-maya pa ay nagtalo ang dalawa dahil sa pagsisisihan kung bakit sila tumirek sa gitna ng daan hanggang sasawayin sila ng lalaki dahil sa sobrang ingay nila. Nang tanungin sila nito kung saan sila pupunta ay magkaiba at hindi rin sila magkasundo sa direksyon. Nais pumunta ni Nicholas sa Kansas upang imbestigahan ang pagkawala ng mga tao, habang sa New Oregon naman ang nais ni Bosh. Nakarating na sina Meryl sa sirang bayan ng Little Jersey, habang kausap ni Meryl ang isang lalaki ay tinawag siya ni Millie at sinabing alam na nito kung nasaan si Bosh. Nilapitan ito ni Meryl at inalam kung saan nakuha ni Millie ang impormasyon kaya sinabi ni Millie na nasa buong satellite ang balita na nasa New Oregon ito. Sa isang bahay, pinag-uusapan ng dalawang lalaki ang tungkol sa pag-alis ng pamilya Polo sa bayan at tanging ang pang-apat na anak nitong si Slater ang natira. Balita rin na darating ang mga iyon sa New Oregon kaya kailangan umano nilang kumilos bago pa dumating doon ang mga iyon. Kinabukasan, habang kumakain sina Bosh at Nicholas sa isang restaurant sa New Oregon, narinig nila ang balita tungkol sa paparating na bagyo na pinangalan ng Jacqueline na maaari umanong sumirya sa mga kabahayan, kaya ang lahat ay pinapayuhang mag-ingat at huwag nang lumabas kung maaari. Piniro pa ni Nicholas si Bosh kung may paparating itong kamag-anak dahil typhoon ang bansag dito hanggang sasabihin ni Nicholas na mukhang payapa ang lugar na iyon. Ngunit dadanak umano ng dugo doon dahil sa awayan sa pagitan ng pamilya Polo at pamilya Freeze. Mas lalong tumindi ang hidwaan dahil sa namatay na isa sa miyembro ng pamilya, at habang itinutuloy ni Nicholas ang kanyang sinasabi ay bigla na lang nawala si Bosh kaya siya ang siningil sa nakain nila. Pumunta si Bosh sa tirahan ni Slater at nagkunwaring bibisitahin niya lang ang kaibigan niyang si Max Simon. Pumayag si Slater kaya tumuloy na si Bosh. Samantala, habang sakay sa sasakyan ang dalawa ay biglang may mga nagpaputok na bandido at iginapos sila. Sinabi ng lalaki na may dahilan sila kung bakit nila iyon ginagawa, at sinabi pa kay Meryl na kung nabubuhay pa iyon ay baka kasing edad niya iyon. Nagkita na sina Max at Bosh at hindi pa nagtatagal ang pag-uusap ng mga ito ay bigla na lang yumenig ng malakas. Pinanggap pala ng mga bandido ang gusali upang hanapin si Slater. Natipo ng mga tao upang malaman ang nangyari nang biglang magsalita ang isang lalaki na nagpakilalang sila ang pamilya Freeze at sila na ang mamamahala ng mga pasilidad at lalaban na rin umano sila dahil hindi na nila matiis ang panggugulo ng pamilya Polo. Habang humihingi ng saklolo si Slater ay sinabi ni Neo na kailangan nila ang pinuno ng pamilya Polo at nagbigay ng 3 araw na palugit bagay na hindi umano matutupad ng pamilya ng mga ito. Dahil doon ay napagdesisyonan ni Bosh na makialam na sa away ng mga iyon. Maya-maya pa, habang nakagapos ay pilit kinuha ni Millie ang kanyang armas upang gamitin sa isa sa mga bandido. Habang naglalakad naman ang dalawa pa ay sinimulan ng atakihin ni Bosh ang mga iyon kasama si Max. Nang makita siya ng dalawa pang bandido ay inisip ng mga iyon na bodyguard siya ng mga Polo pero sinabi ni Max na ito ay si Bosh the Stampede kaya agad na tumakbo ang dalawa at ibinalita yun sa mga kasamahan nila. Pero hindi naniwala si Lurld at sinabing kung totoo man nga na si Bosh iyon ay hindi naman iyon makakalusot sa daan na papunta doon. Ngunit bigla nilang narinig ang boses nito na kumakanta-kanta pa ng kakaibang lyrics at saka nagtanong kung anong gusto ng mga bandido. Ang lahat ay mabuhay sa huli o ang lahat ay mapahamak. Pero hindi nagustuhan ni Bosh ang pilosopong sagot ni Lurld hanggang sa umatake ang isa sa mga bandido ngunit naiwasan yun ni Bosh. Doon nagsimulang magkagulo kaya tumakas na palayo si Lurld. Pagkatapos ni Bosh sa mga bandido ay sinabi nito sa lalaki na tapos na ang laban kaya pakawalan na ang bihag, ngunit sa halip ay nagpasalamat pa ito kay Bosh dahil sa wakas ay mapapatay niya na umano si Slater na siyang pumatay sa anak niya. Dahil naririnig ng mga nasa labas ng pasilidad ang usapan ng mga ito ay napaisip si Nicholas kung paano yung lulutasin ni Bosh. Natigilan na lang si Bosh habang ibinuhos naman ng lalaki ang galit sa lalaking pumatay sa anak niya. Maya-maya pa ay sinunggaban na ito ni Bosh pero pilit itong nagpumiglas at muling tinutukan ng baril si Slater. Sumigaw sa pagmamakaawa si Slater at tinawag pang itay ang lalaki. Doon na nagmakaawa si Bosh na huwag iyong patayin ang lalaki. Naiyak na lang ito at napatanong kung bakit hindi niya magawang ipaghiganti ang anak.
Dahil kumalma na ang lalaki ay niyaya na ni Meryl si Millie bago pa dumating doon ang mga militar. Nahuli ang mga bandido at ipinaalam sa mga taong maliit lang ang pinsala na naidulot ni Bosch pero maghanda umano ang mga ito sa darating na bagyong Jacqueline. Sa huli, sinabi ng matanda kay Legato na napag-aralan niya na ang galaw at kilos ni Bosch. Nang sumunod na araw ay pumasok na ang bagyong Jacqueline. At sa sobrang lakas ng hangin ay nadala ang sasakyan ni na Meryl at tumama sa bintana ng kanilang silid kaya naman makikituloy sana sila sa silid ni Bosch pero walang tao at tanging sulat lang ni Bosch ang naiwan doon. Nina si Meryl at sinabing natakasan na naman sila ni Bosch pero sinabi ni Millie na alam niyang gagawin yun ito kaya nilagyan niya iyon ng tracker. Sinubukan yun ni Millie ngunit nasa ilalim pala ng kama ang tracker na inilagay niya kay Bosch. Habang nasa kalagitnaan ng masamang panahon, naalala ni Bosch kung paano niya nakita ang kasamaan ni Knives na siyang tumapos kina Rem at sa iba pa nilang kasamahan. Ipinangako ni Bosch na hahanapin niya si Knives at ipaghihiganti ang mga ito. Nang makausap ni Bosch si Max ay sinabi nito sa kanya ang oras at direksyon ng pagdaan ng buntot ni Jacqueline na siyang magiging paraan para makasakay siya sa sasakyan patungo sa kanyang tirahan. Pero lingid sa kaalaman niya na sinundan siya ni Nicholas at tinawanan siya nito nang malaman na sa langit ang bahay niya. Pero nang makita ni Nicholas ang may higit 100 taon na sasakyan ay hindi ito makapaniwala. Sinabi ni Bosch na sa loob ng 20 taon ay si Nicholas ang kauna-unahan niyang magiging bisita doon. Huling ibinalita ng matanda kay Legato ang ginawa ni Bosch kaya patuloy lang nitong pinasundan si Bosch. Sa loob ng sasakyan, ibinalita ni Brad sa doktor ang muling pagbabalik ni Bosch at nang buksan ang pinto ay tumambad sa kanila ang nagtatalo na sina Bosch at Nicholas dahil sinabi ni Bosch na hindi maaaring pumasok sa loob si Nicholas. Dahil naroon na rin naman ay pinatuloy na rin si Nicholas at doon nito nakita ang mga taong nakatira sa sasakyan na iyon na siyang dahilan kung bakit hindi dapat basta-basta magpapasok doon. Sa pagdating nila doon ay isang babae ang agad na sumalubong kay Bosch, ang dating bata pa na si Jessica. Habang magkayakap ang dalawa ay inis na inis si Brad dahil crush nito si Jessica at nagseselos ito, kaya sinabi ni Bosch kay Jessica na magkita na lang sila mamaya dahil may pag-uusapan pa sila ng doktor. Samantala, dahil sa pag-alis ni Bosch ay napagdesisyonan ni Meryl na hanapin ito sa kabila ng masamang panahon, ngunit pagkabukas pa lang ng pinto ay sinalimpad na agad iyon ng malakas na hangin. Sa labas ng sasakyan, gumuo ang mga ibon na gawa sa bakal at mistulang may nagpaplanong pumasok, habang sa loob ay pinagtitinginan ng mga tao si Nicholas. Pinato ng isang bata si Nicholas dahil nakakaramdam ito ng panganib sa kanya kaya sinabi ng ina ng bata na umalis na lang siya doon. Ngunit sa halip ay sinabi ni Nicholas na hindi sila habang buhay mananatili sa sasakyang iyon dahil darating ang araw na masisira rin yun. Nagalit ang mga tao sa kanya pero iginiit niya na maniwala man ang mga ito o hindi ay darating ang araw na iyon. Samantala, tinanong ng doktor si Bosch kung hindi pa tapos ang laban nila ni Knives at kung nakilala iyon ni Bosch sa nangyari sa 5th buwan. Hindi masagot ni Bosch ang tanong pero sigurado umano siya na may kinalaman doon si Knives tulad ng nangyari sa July. Nagalit si Brad kay Bosch at sinabing wala rin naman itong ipinagkaiba sa itinuturing nilang halimaw tulad ni Knives pero pinigilan iyon ng doktor at sinabing hindi biro na mag-isang kinakalaban ni Bosch ang mga iyon kaya kailangan umano nila ang tulong nito. Hiniling din ni Bosch kay Brad na paniwalaan siya nito kaya nang lumabas yun ay humingi ng paumanhin ang matanda at sinabing siguro ay nagseselos lang din iyon dahil umamin yun kay Jessica. Maya-maya pa ay may ibinigay ang doktor kay Bosch. Samantala, masayang nagluluto si Jessica dahil sa pagbabalik doon ni Bosch, ngunit lingid sa kaalaman niya na may nakasilip sa kanya. Habang inis na naglalakad si Nicholas ay narinig niya ang sigaw ng mga babae kaya pilit niyang binuksan ang pinto pero huli na dahil patay na ang mga ito. Agad na pumunta ang ibang nakatira doon pati na rin si Brad na agad itinutok ang baril kay Nicholas sa pag-iisip na iyon ang may dahilan. Masaya si Bosch sa bago niyang kamay at papunta sila kay Jessica ngunit wala doon ang dalaga. Nakita ni Bosch ang regalong ibibigay sana sa kanya ni Jessica na may nakasulat na kill. Samantala, habang nakatutok pa rin kay Nicholas ang baril ni Brad ay bigla na lang humandusay si Joseph na nasa likod niya kaya agad na hinarap ni Nicholas ang may gawa niyo na si Lurld. Dahil bihag yun si Jessica ay sumunod ito sa gusto ni Lurld para mailigtas ang dalaga kaya agad niyang tinutukan ng baril si Nicholas. Hanggang sa dumating na si Bosch na siyang tumapos sa animoy puppet ni Lurld. Agad itong niyakap ni Jessica bagay na ikinagalit na naman ni Brad, ngunit muling nagsalita si Lurld at sinabing hindi pa sila doon nagtatapos dahil parating pa lang ang Gung Ho Guns upang ipagdiwang ang muling pagbabalik doon ni Bosch the Stampede. Sa ibang bahagi ng sasakyan, maraming tao na ang napas lang ng miyembro ng Gung Ho Guns habang kung ano-ano pa rin ang sinasabi ni Lurld kay Bosch.
Nang biglang tumawag ang doktor kay Bash at sinabing may mga parating na kalaban at ang inutusan nitong pumunta sa labas ay tumigil na sa pagre-report. Narinig yun ni Nicholas at sinabing siya na ang bahala doon pero bago ito umalis ay ipinaalala nito kay Bash na hindi tao ang makakalaban nila kaya hindi uobra ang mga galawan ni Bash na tulad noon. Kumilos na si Bash at pinapunta na lang ang dalawa sa kinaroroonan ng doktor. Sa sobrang dami ng mga ipinadala ni Lurld ay naubusan na ng bala si Bash kaya ginamit na nito ang bagong baril na ibinigay ng doktor kanina. Dahil plano ng kalaban na pasabugan ang sasakyang iyon ay iniasa na lang ng doktor kina Bash at Nicholas ang kaligtasan nila. Nang makaharap ni Nicholas si Gray ay nagulat ito dahil hindi man lang tumatalab doon ang mga tama ng baril niya kaya ginamit niya na ang pangmalakasan niya. Samantala, ibinalita ng doktor kay Bash ang mga kalaban na papunta sa power room number 2 at maaaring sumabog sila kapag nangyari iyon kaya agad na itinuro ni Brad ang kinaroroonan ng silid. Para mas mapabilis ay binutes na lang ni Bash ang mga sahig, at nang makarating sa kinaroroonan ng silid ay humanga pa ito sa bagong gawa niyang baril. Doon tumambad kay Bash ang mga katawan ng nasawisanhi ni Hopred. Dahil tinaguri ang may siyam na buhay si Gray, muli itong nakabangon mula sa natamong tama sa baril ni Nicholas at saka umatake dahilan para gumuho ang tinutungtungan nito. Ganon din naman ang kalaban ni Bash na si Hopred, hindi rin ito tinatabla ng bala kaya nahirapan ang dalawa na kalabanan ang mga ito. Ngunit nang sabihin ni Hopred na dudurugin siya nito kasabay ng pagkadurog ng sasakyang iyon ay naging determinado si Bash at naalala ang ipinangako niya na patuloy lang siyang lalaban kaya nagawa nitong mapabagsak si Hopred. Samantala, sa pag-aakalang natapos na rin niya si Gray ay hindi akalain ni Nicholas na muli itong kikilos upang pasabugan ang planta bagay na ikinagulat niya. Sa bayan, kasabay ng pagtigil ng bagyo ay nakita ni na Meryl at Millie ang kakaibang lumilipad sa itaas nila at nagtaka ang dalawa kung ano iyon. Samantala, nagpanik ang doktor dahil sa pagkasira ng unang planta at kasabay niyon ang panghihina ng loob ni Brad kaya nang muling magkamalay si Bash ay pinalakas nito ang loob ni Brad. Habang inaayos ni Brad ang datos ay nilapitan ni Bash ang parte ng nagitak at hinawakan. Pistulang himala nang muling tumaas ang antas ng enerhiya bagay na ikinatuwa ng mga tao. Ngunit biglang umatake muli si Hopred kaya tuluyan ang bumagsak ang sasakyan. Dahil sa nangyari ay sinisi ng mga tao ang pagbabalik ni Bash ngunit ipinagtanggol ito ni Brad at sinabing wala na silang magagawa pa kaya tanggapin na lang nila ang katotohanan at huwag nang manisip pa bagkus ay magtulungan upang masanay sila sa pamumuhay sa lupa. Maya-maya pa ay lumapit si Jessica kay Bash kaya nagpasalamat ito sa ibinigay na coat ni Jessica pero isa lang pala iyong imposter ni Lurld. Nang magpaputok ito ay hinarang ni Brad ang mga tama ng bala bagay na ipinaghinagpis ni Bash. Naalala na lang nito ang mga huling sandali ng muli nilang pagkikita ni Brad hanggang sa tuluyan na itong malagutan ng hininga. Kinagabihan, napansin ni Nicholas na laman pa rin ang isip ni Bash ang nangyari kaya sinabi nitong ginawa naman nila ang lahat ng kanilang makakaya ngunit iyon umano ang nakatadhana kaya hindi masisisi ni Bash ang sarili. Pero para kay Bash, hindi madaling tanggapin na marami ang nasawi dahil iniisip nitong lahat ng napapalapit sa kanya ay namamatay. Ngunit sinabi ni Nicholas na kailangan pa rin nilang magpatuloy at hindi sila maaaring huminto. Kinaumagahan, habang masayang nag-uusap sina Nicholas at Millie ay napansin ni Meryl na tahimik lang si Bash kaya sinubukan niya itong kausapin pero nahiya na siya. Nakarating na sila sa isang bayan, ngunit nang tanungin nila ang mga taga doon kung maaari silang makituloy ay sinabi ng mga ito na kailangan nilang magbayad ng 30,000. Dahil wala sila ng ganong halaga ay sinubukang makiusap ni Nicholas pero sinabi ni Bash na hayaan na ang mga iyon at umalis na sila. Habang naglalakad si Bash ay nakita nito ang isang bata pero dahil sa takot nito ay agad na tumakbo ang bata at natisod ito. Tinulungan ni Bash na makatayo ang bata at matapos makapagpasalamat ay tumakbo na palayo kaya naisip ng mga ito na sundan iyon. Kinatok nila ang isang bahay ngunit nang buksan iyon ng mga bata ay pinagbabato sila ng mga ito para paalisin kaya naisip ni Nicholas na ibigay ang mga dala nilang pagkain sa mga iyon. Doon nila nakapalagayan ng loob ang mga bata at nalamang mga ulila na ang mga ito na galing sa iba't ibang lugar. Nagpasalamat ang isang bata sa mga pagkain ibinigay nila dahil problema umano ng mga ito ang pagkain araw-araw. Dagdag pa ng bata na hindi sila pinapapasok sa bayan dahil natatakot ang mga iyon sa hindi nila malamang dahilan. Halos lahat ng bayan sa rehiyong iyon ay abandonado na maliban sa bayan ng Kibas. Naalala ng bata ang nangyari sa kanilang bayan noon na siyang naging dahilan ng pagkaabandonado, dahil walang ano-ano ay bigla na lang naglakad paalis ang mga nakatatanda sa bayan nila kabilang ang mga magulang niya na parang may kumokontrol sa mga ito. Tinanong ni Bash kung may nakita ang bata na hindi taga doon sa bayan nila pero sinabi nitong wala, ngunit nakarinig umano ito ng tinig kaya inisip ni Bash na iyon na yon.
Dahil walang matandang kasama ay tinuruan ni Meryl ang mga bata ng tamang paggagayat at pagluluto, bagay na ikinatuwa ni Bosh. Maya-maya pa ay masaya silang nagsalo-salo at nang makatulog na ang mga ito ay kinumutan sila ni Meryl. Inisip ni Bosh na kung hindi pa sila kikilos ay baka may gawin na naman ang mga ito, pero hindi rin naman nila pwedeng iwan ang mga bata. Samantala, sa bayan ng Kibas ay isang lalaki ang nakapasok at pinaputukan ang bantay, kaya narinig iyon ng ibang residente. Kinabukasan, habang natutulog pa ay biglang may nagpaulan ng bala sa tirahan ng mga bata. Isang grupo ng mga lalaking tagabayan ang pilit na nagpalabas sa mga ito, kaya tinanong ni Nicholas si Bosh kung ano ang plano. Inisip ni Bosh na daanin sa mahinahong usapan ang mga iyon, kaya tumayo ito at lumabas ng nakataas ang mga kamay. Sinubukan niyang kausapin ang mga ito at sinabing wala silang ginagawang masama, ngunit hindi nakinig ang mga iyon, bagkos hinampas pa sila ng baril at pinagbibintangan sa pagkamatay ni Jeffrey. Nang tatapusin na sana ng mga tagabayan ang dalawa ay biglang yuminig at doon lumabas ang mga animoy halimaw sa ilalim ng lupa. Ipinagutos ni Bosh kay Meryl na ialis na doon ang mga bata habang hinaharap nila ni Nicholas ang mga halimaw. Dahil sa dami ng mga iyon ay napatakbo ang dalawa at nagtago, nang biglang makita nila na may mga higanteng uod na rin sa loob ng bayan. Habang inililigtas ni na Meryl ang mga bata ay dumating doon si Bosh para unahing iligtas ang mga ito. Pinapunta ni Bosh sa rooftop si na Meryl upang hindi sila maabot ng mga higanteng uod, ngunit tumakbo palayo ang isang bata, kaya sinundan iyon ni Millie at Nicholas. Sa dami ng mga higanteng uod ay naubusan na ng bala si Bosh, kaya agad na inilayo ni Meryl ang mga bata habang binubunot ni Bosh ang isa pa niyang baril. Ngunit hindi ang higanteng uod ang binaril nito, kundi ang bagay na nasa tenga ng batang tinulungan niya kanina, at doon tumigil sa pagkilos ang mga uod. Doon nila nalaman na ang batang iyon pala ay isa sa mga gung-ho guns na si Zazie. Pero dahil pinalakas umano ni Zazie ang loob ni Bosh noong nakaraang gabi, ay inisip ni Bosh na napipilitan lang ito sa ginagawa nito. Tinutukan ni Zazie ng baril sina Meryl at Bosh, ngunit bigla itong binaril ni Nicholas, bagay na ikinagulat ni Bosh. Nagalit ito pero sinabi ni Nicholas na kung hindi niya iyon ginawa ay baka si Bosh ang nakahandusay ngayon. Nagtalo ang dalawa pero nang may tulak si Bosh ay natigilan na lang si Nicholas at saka umalis. Naalala ni Nicholas noong 7 taong gulang pa lang siya, iyon ang unang beses na nakahawak at nakagamit siya ng baril. Ayaw niyang lamaking tulad niya ang mga bata, kaya nagtayo siya ng bahay ampunan. Masaya siya na nakakagawa siya ng mabuti sa iba, ngunit minsan naiisip niya na puno ng kasamaan ang mundo. Sa katimugan ng Cornelia, nakatitig lang si Bosh sa bantayog na may nakasulat na pangalan ng kapatid niya, at nang maalala nito ang mga taong nadadamay ay sumiklab ang galit niya kay Knives. Samantala, habang inaayos ni Nicholas ang kanyang motorsiklo ay naramdaman niyang may taong paparating, at pagtayo niya doon niya nakita si Chapel. Ipinaalala nito sa kanya na kailangan niya pa ring magtrabaho dahil mahalaga ang oras, kaya patayin na umano niya si Bosh, pero giit ni Nicholas na hindi iyon ang ipinag-utos ni Knives. Sinabi ni Chapel na iba na ang utos, kaya isinigurado ni Nicholas ang perang kapalit ng utos na iyon, pati na rin ang kaligtasan ng mga bata sa ampunan. Naglakad palapit si Nicholas kay Bosh, pero nang tumingin ito sa kanya ay dumiretso na siya ng paglalakad. Inisip ni Nicholas na kung umarte si Bosh ay parang ito ang kumitil sa buhay ng bata. Nang biglang dumating si Millie at inalok siya ng pagkain, tinanong niya ito kung anong masasabi ni Millie sa nangyari kanina, pero sinabi nito na pareho lang silang may katwiran ni Bosh. Nainis si Nicholas at napatanong kung bakit naniniwala pa rin si Bosh na may kabutihan pang natitira sa batang iyon. Doon sinabi ni Millie na ganoon talaga si Bosh dahil naniniwala iyon na hanggat may buhay ay may pag-asa. Naiyak na lang si Nicholas dahil hindi niya na alam ang gagawin niya, kaya dinamayan siya ni Millie. Kinaumagahan ay humingi si Nicholas ng paumanhin kay Bosh, ngunit nang may sasabihin sana si Bosh ay tinutukan niya ito ng baril at sinabing ituloy na lang nila ang laban sana nila noon sa sinalihan nilang tournament. Pumayag si Bosh kapalit ng isang kondisyon na pagkatapos niyon ay titigil na si Nicholas sa pagkitil ng buhay. Nang atakihin na ni Nicholas si Bosh ay napatakbo sila papasok sa isang bar dahil sa pagdating ni Kane. Ipinaubaya niya kay Bosh ang pagharap kay Kane at siya naman sa isa pang kasama nito. Nang makaalis si Bosh ay lumitaw si Chapel, at dahil hindi sumunod si Nicholas sa utos na tapusin si Bosh ay naglaban silang dalawa. Patuloy na hinaharap ni Kane si Bosh, ngunit nalusutan siya nito, kaya sa kanya bumalik ang tama ng kanyang baril, at dahil nabigo ay mas pinili niya na tapusin ang sarili. Samantala, dahil napuruhan ni Nicholas si Chapel ay hindi na ito muling lumaban, kaya umalis na si Nicholas. Ngunit nang naglalakad na siya patalikod ay itinutok muli ni Chapel ang baril, kaya nagpalitan sila ng tama ng bala.
Nang muli silang magkita ni Bash ay sinabi nito na muli na naman itong nabigo na makapagligtas ng buhay, kaya sinabi ni Nicholas na talagang nagkakamali minsan ang mga tao, kaya mag-ingat na lang ito sa susunod. Maya-maya pa ay sinabi nito kay Bash ang kinaroroonan ni Knives, pero nang tanungin ito ni Bash kung paano iyon nalaman ay bakas na lang ng dugo ang nakita nito. Nakituloy si Nicholas sa simbahan at ikinumpisal ang kanyang mga nagawang kasalanan. Humingi rin si Nicholas ng tawad sa mahal niyang si Millie, hanggang sa napaluhod na siya at inisip na kung mabubuhay siyang muli ay nais niyang mabuhay sa mundong tahimik at mapayapa at walang manggugulo sa kanila. Habang nakikiusap na mabigyan ng isa pang pagkakataon ay bumagsak na ang katawan ni Nicholas, kaya naman, labis ang paghihinagpis ni Millie. Sa Dimitrihi, dahil hindi sinunod ni Nicholas ang utos ni Chapel ay sinabi ni Legato na tatapusin niya na rin si Chapel, kaya agad nitong itinutok sa kanya ang baril. Agad namang kinontrol ni Legato ang katawan nito hanggang sa dumating doon si Knives. Doon ay unti-unting nilamon ng kadiliman si Chapel dahil basura na ang tingin dito ni Knives, kaya ngayon ay si Legato na ang kikilos para pahirapan si Bash. Sa mataong bayan ng Eller, bumili si Bash ng paborito niyang donut at naupo para kumain, ngunit isang kagat pa lang ay biglang naiyak ito hanggang sa nahulog ang kanyang mga donut. Samantala, sa katimugan ng Cornelia sa bayan ng Tonem, habang nakatingin kay Millie ay naalala ni Meryl nang itanong niya kay Bash kung bakit laging may kaguluhang nangyayari sa pinupuntahan nito at kung bakit nadamay pati si Nicholas. Pilit inalam ni Meryl kung sino iyon, pero sinabi ni Bash na kasalanan niya kung bakit nadadamay ang lahat at kung bakit namatay ang kaibigan niya, kaya iyon umano ang dahilan kung bakit hindi na sila pwedeng maging magkasama. Laking gulat ni Meryl nang malaman na kapatid ni Bash ang nasa likod ng mga kaguluhang iyon. Natigilan si Meryl nang bigla siyang tanungin ni Millie kung sigurado siyang hindi niya nasusundan si Bash. Nagkunwari na lang si Meryl na nagpapasalamat sa paglayo ng tagapaghatid ng gulo na si Bash, pero tumayo si Millie at sinabing ayos na siya, kaya magtrabaho na umano sila dahil kung hindi ay wala silang sweldo. Dalawang bata ang lumapit kay Bash dahil napansin ng mga ito na umiiyak siya, ngunit biglang nagbago ang tono ng mga ito at isinisi kay Bash ang pagkawala ni Nicholas at saka nawala ng malay ang dalawa. Napatayo si Bash at nang mapatingin sa paligid ay wala na ring malay ang ibang taong naroon. Doon lumitaw si Legato at sinabing kahit hindi pumapas lang si Bash ay ito pa rin ang dahilan ng pagkawala ni Nicholas. Dahil sa galit ay tinutukan ni Bash ng baril si Legato, pero sinabi nitong hihintayin na lang siya nito sa bundok na iyon. Pagkaalis ni Legato ay doon na muling nagkamalay ang mga tao, at isang lalaki ang nagsabi sa kanya na pare-pareho lang silang mga halimaw dahil winasak ni Bash ang dalawang bayan at binutasan ang buwan. Nagpakilala ito bilang Mid Valley na miyembro ng Gung Ho Guns, at nang banggitin nito ang pangalan ni Bash ay natakot ang mga tao at tumakbo palayo. Nang makaalis ang mga tao ay doon na nagsimulang umatake si Bash, ngunit naiiwasan ni Mid Valley ang mga bala at nagagawang umatake gamit lang ang hawak na instrumento. Maya-maya pa ay isa-isang bumalik doon ang mga tao dahil kinokontrol ang mga ito ni Legato, pero walang magawa si Bash para iligtas ang mga ito dahil sa patuloy na pag-atake ni Mid Valley. Samantala, habang nasa daan sina Meryl at Millie ay nakasalubong nila ang isang hinang-hinang lalaki, kaya agad nila itong nilapitan at inalok ng tubig. Kahit halos hindi na magawang tumayo ni Bash ay pilit nitong ginamit ang baril sa braso niya para lang iligtas ang mga tao sa tunog ng saxophone ni Mid Valley, hanggang sa magawa niya iyong matamaan dahilan para hindi na iyon gumana. Ngunit laking gulat niya nang maging baril iyon at agad na pinaputok ni Mid Valley, kaya wala nang nagawa pa si Bash. Sa bundok, habang iniisip ni Legato na gusto niya nang mawala upang matapos na ang lahat, dumating si Bash at agad siya nitong binaril. Ipinaalala niya kay Bash na hindi ito tao at sinabing gamitin nito ang totoo nitong kapangyarihan. Huling lumabas ang liwanag sa baril ni Bash, pero pilit iyong pinigilan nito. Maya-maya pa ay dumating ang mga taong kontrolado ni Legato at sinabing kung hindi lalaban si Bash ay mapapahamak ang mga iyon. Pilit hinihiling ni Legato na tapusin na siya nito, pero hindi yun magawa ni Bash, kaya ginamit na rin nito sina Meryl at Millie. Sinabi ni Legato na kung babarilan na siya ni Bash ay matatapos na ang lahat ng iyon. Sinubukan pa siyang galitan ni Legato sa pamamagitan ng pagbanggit na wala umanong kwenta ang mga itinuro ni Rem, pero nanatiling nakatutok lang ang baril ni Bash. Makalipas ang ilang araw, nagising si Bash sa isang silid nang bigla niyang maalala ang mga nangyari. Inisip niya kung ano nga ba ang nagawa niya nang bigla niyang marinig ang boses ni Meryl. Pagkapasok ni Meryl sa silid ay natuwa ito dahil nagising na si Bash, at habang naghahanda ng pagkain ay sinabi niya rito na nasa isang maliit na nayon sila malapit sa Eller. Mula nang makarating sila doon ay 10 magkakasunod na araw nakatulog si Bash, kaya inalok niya ito ng makakain. Nang sasabihin sana ni Bash ang naaalala niya ay nagpalusot si Meryl na may gagawin pa, kaya lumabas na ito sa silid.
Habang naglalakad sa labas ay kinumusta sa kanya ng isang matanda ang kalagayan ni Bosch nang biglang may lumabas na malaking bato sa balon. Si Millie lang pala iyon dahil sumasideline ito para may kitain silang pera na agad nitong ibinigay kay Meryl. Ipinamili nila iyon ng mga pagkain at habang naglalakad pa uwi ay nakita nila si Bosch sa itaas ng bundok. Iniisip nito kung anong gagawin o sasabihin niya kapag nakita niya na si Knives dahil ngayong nakapatay na rin siya ay wala na umano silang pinagkaiba. Umiiyak na humingi ng tawad si Bosch kay Rem dahil sa kasalanang nagawa nang biglang dumating doon si na Meryl at tinanong kung anong ginagawa niya doon. Tumayo si Bosch ngunit napaluhod ito dahil sa panghihina at sinabing pupuntahan niya kung nasan man si Rem, ngunit pinayuhan siya ni Meryl na magpahinga muna at sa pagpupumilit ay nawalan ulit ito ng malay. Nagsisi si Meryl at sinabing dapat hindi na lang nila sinundan si Bosch para hindi sana iyon nangyari pero para kay Millie ay wala umanong masamang ginawa si Meryl. Kinabukasan ay ginugol na lang ng dalawa ang kanilang oras sa mga gawain at hindi na nag-isip ng mga ganong bagay. Nang sumunod na araw ay napansin nila ang konting pagbabago kay Bosch. Naiwan ito sa bahay nang may dumating na sasakyan sa harap ng kapitbahay nila at ibinalita ng lalaki ang tungkol sa nawawalang mga residente sa bayan. Nang mapatingin ay nagtaka ang lalaki kung sino si Bosch dahil noon niya lang yun nakita, habang nanginginig naman sa takot ang driver ng truck nang makita si Bosch sa side mirror kaya agad na nitong niyaya ang kasama niya. Nang makalayo ng konti ay doon ito sinabing si Bosch the Stampede ang lalaki sa kabilang bahay bagay na ikinagulat ng kasama niya. Nang sumunod na araw, masayang pumasok sa trabaho si Meryl ngunit pinaligiran sila ni Millie ng mga tagabayan dahil sa pagdadala umano nila kay Bosch the Stampede sa bayan na iyon. Sinubukang magpaliwanag ni Meryl pero sinabi ng matanda na ayaw pa nilang mamatay kaya umalis na umano sila doon. Sa labas ng bar ay nakita ni Meryl na pinahirapan ng mga iyon si Bosch dahil sa pagiging kriminal umano nito. Dahil hindi lumalaban ay inisip ng lalaki na baka hindi iyon si Bosch pero inamin ni Bosch na siya nga iyon kaya mas lalo pa siyang sinakta ng mga tao. Pinigilan ni Meryl ang lalaking nagtutok ng baril kay Bosch at sinabing nakikipaglaban si Bosch para iligtas ang lahat pero hindi ito naniwala dahil isa umano sa pamilya nito ay namatay. Tumayo si Meryl at sinabing matagal na panahon niya nang nasubaybayan si Bosch at totoong hindi nito maiwasan na hindi mapalaban pero ni minsan ay hindi ito pumeslang ng tao. Napatingin si Bosch kay Meryl nang sabihin nitong walang sino man ang may karapatang kumitil ng buhay ng tao at nakita nito kay Meryl ang imahe ni Rem. Doon unti-unting napakalma ni Meryl ang lalaki, at muli na ring nabuhayan si Bosch dahil naintindihan niya na may pag-asa pa basta alam ng tao kung paano tanggapin ang sariling pagkakamali. Tuwang-tuwa nitong niyakap si Meryl pero dahil naiilang ay kinutusan na siya nito. Kinabukasan ay bumalik na si Bosch sa normal niyang buhay at nang paalis na ito ay ipinabao ni Millie ang naiwang armas ni Nicholas. Hindi na napigil ang maluha ni Meryl habang naglalakad palayo si Bosch kaya sinabi ni Millie na umamin na ito oras na bumalik si Bosch. Habang naglalakad si Bosch ay sinabi nito na naiintindihan niya na ngayon ang bilin noon ni Rem at ipinangako na ililigtas niya si Knives. Habang naglalakad si Bosch ay nagkita sila ni Knives at doon niya naalala ang mga nakaraan nilang magkapatid. 130 taon na ang nakalipas nang maging magkaaway sila dahil sinasabi ni Bosch na kagagawa ni Knives ang pagkawala ni Rem at iba pa nilang kasamahan sa sasakyan. Sinubukan niya noong tapusin si Knives habang natutulog ito, ngunit naalala niya ang sinabi ni Rem na walang sino man ang may karapatang kumitil ng buhay kaya hindi niya yung ginawa. Makalipas ang ilang buwan na magkasama sila, ipinakita ni Knives sa kanya kung paano magkagulo ang mga tao bagay na ayaw umano nito kaya binalak ni Knives na paslangin ang mga iyon. Lumipas pa ang 10 taon at muli nilang nakita ang sasakyang sinakyan nila noon. Pinasok yun ni Knives dahil may naiwan umano ito doon at kukuhanin lang nito. 1 taon ang lumipas bago muling nakabalik si Knives at doon nagsimulang makahawak ng baril si Bosch. Noong una ay ayaw yung tanggapin ni Bosch at pinagtalunan pa nila iyon pero itinutok niya yun kay Knives at sinabing hindi niya na ito hahayaang pumatay muli. Dahil planong sakupin ni Knives ang mundo, bagay na labag naman para kay Rem ay kinalabit ni Bosch ang gatilyo at tumama iyon sa hita ng kapatid. Nakaramdam si Knives ng sakit at hindi makapaniwala na binaril siya ni Bosch. Dahil sa takot ay tumakbo palayo si Bosch at makalipas ang 2 taon ay naglalakad-lakad lang si Bosch at iniisip si Rem hanggang sa mawalan siya ng malay. Nakita siya ng mga taong nakatira sa sirang sasakyan at makalipas ang 80 taon ay naghahanap pa rin siya ng impormasyon tungkol kay Rem. Nang makita ang tungkol sa nakaligtas na si Revenant na konektado kay Rem ay ibabalita sana yun ni Bosch, ngunit si Knives ang bumati sa kanya sa silid na iyon at wala na ang pagsasabihan sana niya ng balita. Iyon ang unang beses na nagamit ni Bosch ang totoo nitong kapangyarihan na itinutok niya kay Knives at siyang sumira sa bayan ng July.
Dahil doon kaya ninais ni Knives na mapahirapan si Bash kaya nabuo ang Gung Ho Guns Group na isa-isang nakaharap ni Bash. Tumawa na lang si Knives at tinanong kung nagustuhan bang mamuhay ni Bash bilang tao. Umiti si Bash at sinabing nagustuhan naman niya habang binubunot ang baril at itinutok kay Knives. Doon nagsimulang magpalitan ng putok ang magkapatid. Kanya-kanyang paraan ang mga ito upang kalabanan ang isa't isa hanggang sa pareho nilang mabitawan ang kanilang baril at nagunahan kung sino ang unang makakalimot nito. Tinutukan nila ang isa't isa pero si Knives ang naunang magpaputok hanggang sa ilabas na ng dalawa ang tunay nilang kapangyarihan. Dahil naubusan na ng bala si Bash ay sinamantala ni Knives ang pagkakataon at pinaulanan ng bala si Bash. Pagkatapos ay itinutok nito kay Bash ang dalawang baril kaya doon ginamit ni Bash ang baril ni Nicholas. Kahit nasa isip pa rin ni Bash na magkapatid pa rin sila ay hindi na siya nag-atubiling barilin nito at sa huli ay tinapos niya na si Knives. Kasabay niyon ay ang pagbalik ng tubig sa balon ng bayan bagay na ikinatuwa ng mga tao. Matagal na nakatitig si Bash sa kalangitan at maya-maya pa ay inalis na nito ang kanyang pulang kasuotan at saka binuhat ang kapatid, at doon sinabi niya kay Rem na patuloy pa rin siyang maniniwala sa mga salita nito at nangakong hindi malilimutan ang dalaga. Dito na nagtatapos ang season. Thank you for watching. Love and peace.